Ang pagpili ng taong ating mamahalin at pakakasalan ay isang pribilehiyo ng bawat isa sa atin. Walang sinuman ang maaaring magdikta o pumili ng tao para sa atin. Ika nga ay itatali natin ang ating sarili sa taong mamahalin at ihaharap sa altar, kaya naman nararapat lang na hindi ito kung sino lang. Bagkos ito yung tinitibok ng puso natin. Subalit paano kung ipakasal ka sa lalaking never mong na-imagine na makakasama mo habang buhay? Handa ka bang harapin ito o walang pag-iisip na tatakasan? Anastasia Alcantara is a runaway senorita of Rancho Alcantara at ang nag-iisang anak ni na Don at Donya Alcantara. Ipinanganak nga siyang may gintong kutsara sa bibig at ultimo pagsali ng tubig ay may gumagawa para sa kanya. Nagbago ang lahat nang lumaya siya upang takasan ang sinasabi niyang matandang hukluban na amoy lupa na dapat sana'y pakakasal sa kanya, na kahit sa panaginip ay hindi niya man lang kayang ilarawan ang kanyang mukha, hanggang sa natagpuan niya na lang ang sariling nag-a-apply bilang isang kasambahay sa mansyon ng napakagwapo ngunit ubod ng sungit na si Aldrich Lazaro. Ang lalaking ni pangiti ay hindi magawa at halos isumpa ang lahat ng kanyang ginagawa. Kaya-kayang tumagal ng isang hasyenderang senyorita ang maging yaya ng amoy baby at gwapo pero nuknukan ng sungit niyang alaga? My dear cousin, help me! Anong alam ko dito sa Manila? Kung hindi mo ko tutulungan, humanda ka sa akin. Ayaw kong magpakasal sa matandang hukluban na amoy lupa. Sunod-sunod kong litanya sa pinsan ko habang nakikipag-usap sa kanya sa telepono. Wala akong alam dito sa Manila, kaya naman nagpapatulong ako sa kanya. Ang plano ko lang naman ay pumunta sa karatig bayan sa aming lugar. Pero ang siste, nakatulog ako ng mahimbing at nang magising ako hindi ko na alam kung saang lupalop ng mundo ako napunta. Nang bumaba ako sa sinakyan kong Victory, puro nagtataas ang gusali ang nakikita ko sa paligid at puro daan na hindi ko alam kung saan patungo. Insan, kalma. There's such thing called Google Map, gaga. Sagot naman ang pinsan ko sa kabilang linya na kung nasa harap ko lang malamang, nasa bunutan ko na. Kasalanan ito ng pinakamamahal kong ama kung bakit ako nandito ngayon eh. Kung hindi niya lang ako pinilit-pilit magpakasal sa pesteng anak ng kumpare niya, edi sana hindi ako lumayas sa asyenda. Ang aking ama ay purong Kastila habang ang mama ko naman ay Pilipina. Ilang henerasyon na rin nila ang nagdaan at ang salitang pinagkasundo ay hindi na nabago sa kanila. Kahit ang mga magulang ko ay pinagkasundo lang din. Ganoon din ang mga magulang na nag-iisa kong pinsan na ngayon ay kasalukuyang nasa US. Malayang nagtatrabaho bilang assistant ng isang sikat na modelo. Minsan nga nakakaramdam ako ng inggit dahil mabuti pa siya, nagagawa niya ang gusto niya. Samantalang ako, eto, bawat kilos ko ay may mga matang nakatingin. I was born in Rancho Alcantara sa probinsya ng Mariveles, Bataan, kung saan kilala ang aking pamilya bilang mayayamang hasyenderos at hasyenderas sa aming lugar. Meron din kaming piling kumpanya na nag-aangkat ng iba't ibang klase ng prutas sa iba't ibang bansa. Sa madaling salita, mula ako sa mayamang angkan. But to be honest, sa edad na 25 ay hindi pa ako nakarating sa ibang lugar, maliban sa probinsya namin at sa ibang bansa. Pero ang libuti ng buong Pilipinas, ni sa panaginip pa hindi ko pa nagawa. Kaya ngayon nandito ako sa Manila, dinaig ko pa ang mulalang pusa na nakawala sa lungga. Anastasia, kung umuwi ka na lang kaya sa rancho niyo at nang matigil na yung kahibangan mo. Goodness, alauna ng madaling araw pa lang dito sa Cali. May rampa pang amo ko mamayang alas 10. Kamusta naman ang beauty ko kapag nagkataon ha? Muling giit ng pinsan ko sa kabilang linya. Sa totoo lang, ang daming litanya sa buhay nitong pinsan ko. Alam ko naman natutulungan niya rin ako. Nag-aaksaya lang siya ng laway. Ariana May, ito ang tatandaan mo. Kapag ako naligaw at napahamak dito, sinasabi ko sa'yo, gabi-gabi kang dadalawin ng kaluluwa ko. Hanggang sa'yo tinatawag mong beauty mo ay maging ugly. And one more thing, ipagkakalat ko sa buong mundo na may balat kang kulay puti sa siingit mo. Malakas kong sigaw sa kanya. Kahit na nga ba, nasa kabilang linya siya. Ewan ko na lang talaga kung hindi pa mawindang ang buong pagkatao ng pinsan kong si Ariana sa lahat ng pinagsasabi ko sa kanya.
Oo, eto na, nanginginig pa. Ipinag-book na kita ng hotel. Kailangan pa talagang bigkasin ng buong buhay ang pesteng pangalan ko na yan? 5-star hotel yun, good for 1 week. Nakakahiya naman sa'yo, mahal na senyorita. I call Brian also to help you, hanggang sa matauhan kang gaga ka. Pabalang naman na sagot niya. Napairap na lang ako sa sinabi niya. Mabuti na lang talaga't may pinsan akong maaasahan. But wait, tama bang narinig ko? Sinabi niya bang 5-star hotel? Great, I'm running out of money. Nakalimutan ko sabihin sa kanya na kinumpiska ni Daddy ang lahat ng cards ko. At nanginginig na 2,000 na lang ang laman ng wallet ko. Ariana May! Sasagot pa sana ako ulit pero nawala na si Ariana sa linya. Pinatay na ng pinsan ko ang tawag. Wala na akong ibang nagawa kung hindi ang pumunta sa nakita kong coffee shop at maghintay ng himala. As I enter inside the coffee shop, naamoy ko na kaagad ang mabangong aroma ng kape at tinapay na sadya namang nagpakulo ng tiyan ko. I get my wallet and sat beside the glass window kung saan kita ang lahat na naglalakad at naglipa ng sasakyan sa labas. Tiningnan ko muli ang laman ng wallet ko at nakitang nanginginig na 2,000 na lang talaga ang nandoon. Ayaw pa nga yatang pahugot ng isa sa kanila. Paano ko ba ito pagkakasyahin sa loob na 1 linggo sa hotel na sinasabi ni Ariana? Nangalumbaba na lang ako habang nag-iisip na magandang-gandang paraan. Hindi naman ako pwedeng mamalimos sa daan. Sa ganda kong ito, baka pagkamalan pa akong artista na nagpa-prank sa mga taong daraan. Hindi rin naman ako pwedeng mag-apply bilang manager o kung anuman dahil wala akong dalang kahit na anong patunay tungkol sa educational background ko at mga papel na kailangan para sa pag-apply ng trabaho. Diyos mio, ano ba itong kinasadlakan ko? Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang tumunog ang cellphone ko at nakita ko may mensahe mula kay Ariana. Mahal kong pinsan, ayan ang link ko saan mo makikita ang 5-star hotel na kinausap ko para sa'yo. Don't worry, bayad na 1 linggong ilalagi mo dyan. Maraming salamat sa akin. Napangiti ako nang mabasa ko ang mensaheng iyon galing sa pinakamamahal kong pinsan. Binuksan ko pa ulit ang isa pang mensahe na kararating lang galing pa rin sa kanya. P.S. Utang yan. Tingin mo sa akin, Papa Goyo? Mayaman ka kaya? Huwag ako. Pakisave na rin yung number ni Brian na sinend ko sa'yo. Nakwento ko na rin lahat ng kamiserablehan mo sa kanya. Kaya wala ka na magagawa pa. Bye. Tulad ng sinabi niya, sinave ko kaagad ang number ni Brian. Brian is Ariana's best friend. Ewan kung paano at saan sila nagkakilala. Pero ilang beses ko na rin nakasama ang lalaking yun. Ilang beses na rin silang nagbakasyon sa rancho dati. Nangangalay ng leeg ko kakalingon sa kaliwat kanan ko at gutom na rin ako. Pero piste, halos mag-iisang oras na ako nakaupo dito. Wala man lang katulong o kahit na sinong taong lumapit sa akin para tanungin kung anong gusto ko. Anong klaseng serbisyo bang mayroon sa lugar na to? Itinaas ko ang kamay ko upang kunin ang atensyon at mag-complain sa may-ari ng coffee shop nang biglang may pumasok na lalaki. Matangkad siya at higit sa lahat, guwapo. At kahit na nakapang corporate attire pa siya, mapapansin mong may abs dahil sa ganda na pangangatawan at tindig niya. Pinasadahan ko pa siya ng tingin nang lumapit siya sa counter. Ang tambok ng puwet sis! He looks respectable and smart. Halos lahat ng kababaihan na nasa loob ngayon ng coffee shop ay nakatingin sa kanya. Naakala mo'y nakakita ng artista. And when he turned around, nagtama ang paningin naming dalawa na ikinakunot ng kilay ko. Hindi ko rin inaasahang lalapit siya sa akin habang nakapamulsa. Pinasadahan ko pa siya ng tingin pababa hanggang sa dumapang malikot kong mata sa pundilyo ng slacks niya. Ulala! Is there any problem, miss? Tanong niya sa akin na makalapit siya. Kumunit naman ang maganda kong kilay nang dahil sa tanong niya. Ako bang kausap nito? Bakit naman siya lalapit sa akin? You're raising your hand as if you're calling for someone. Do you need help? Sa sinabi niyang iyon, doon ko lang napagtanto na nakataas nga palang kamay ko kanina pa. What a shame! Ah, basta. Hihintayin ko lumapit ang manager. Bahala ka dyan sa buhay mo kahit gaano ka pa kayami. Samantala, hindi alintana ni Aldrich ang mahuli sa trabaho dahil siya naman ang humahawak at nagmamay-ari nito. At dahil ngay huli na, gawa ng inunang naganap na napakaaga sa bahay ng kaibigan niya.
hindi na rin siya nagmamadali pa. I went inside the coffee shop next to my building to buy a coffee para mawala rin ang lasa ng beer na ininom namin kanina. Dire-diretso akong pumasok hanggang sa counter para sabihin ang order ko. At na makapagbayad na itumalikod ako upang humanap ng upuan habang hinihintay ang in-order kong kape. Napatingin-tingin ako sa paligid dahil maraming tao ngayon sa coffee shop. But a woman raising her hand caught my attention. She looks lost or something. Kaya naman nagdesisyon akong lumapit sa kanya at kausapin siya. Nakadalawang tanong na ako sa kanya pero ni isang sagot, wala man lang akong napala. And worst, she keep on raising her hand. Weird! Umupo ako sa katabing mesa ng babae habang hinihintay ang kape ko na may dumaang waiter. At hinila naman kaagad ng babae sa kabilang mesa. Hoy! Kanina pa ako nakaupo dito talos kalyuhin ng puwet ko. Pero ni isa sa inyo wala man lang lumapit para tanungin kung anong gusto ko. Matari na singhal ng babaeng kanina ay nakataas ang kamay sa waiter na dumaan. At dahil katabing mesa ko lang siya, rinig na rinig kong pinag-uusapan nila. Eh, ma'am, kung may order po kayo, doon niyo po sa counter sabihin. Sagot naman ng waiter na itinuro pang counter na tinutukoy niya. Uutusan mo pa ako? Eh, ikaw ang nagtatrabaho dito ah! Hay nako, makalayas na nga! Giit pa ng babae bago tumayo at naglakad palayo. Pinasadahan ko naman ang tingin ng babae na nakaboots na itim hanggang tuhod. Nakasuot siya ng white crop top at fitted na pantalon na may dalang isang malaking maleta at backpack. Sa pananalita at kilos ng babae, isa lang ang masasabi ko sa kanya. Ang weird niya. Hey brute! Ano, magmumukmuk ka na lang dito sa kumpanya mo? Man, napakayaman mo na! Do you even know the word relax and enjoy life? Tanong sa akin ng pinsan kong si Brian. Hindi ko rin alam kung bakit pero bigla na lang sumulpot ang ungas na to sa opisina ko. Brian is my cousin from my mother's side. Except from my crazy friends, malapit din sa akin si Brian. Sanggang dikit kong tawagin. Nag-iisa akong anak habang si Brian naman ay may isang nakababatang kapatid. Wala akong gana. Ano na naman bang kailangan mo sa akin at nandito ka? Huwag mo sabihing pera dahil marami ka niyan. I said while glaring at him. Brian is also a businessman. Siya ang namamahala ng land and subdivision company nila. Habang ako naman ay sa engineering firm. At the age of 25, I choose to create my own career in my chosen profession which is engineering. My family owns a company that sells different kinds and brands of liquors from mild to strong. Bukod pa dito sa Pilipinas, may branches na rin yung sa iba pang karatig bansa. Ilang beses na rin inilok sa akin ng aking ama ang kumpanyang yun. Ngunit, ilang ulit ko rin tinanggihan. Sa kadahilanang ayaw kong pamahalaan ng kumpanyang ilang beses na rin nagsalin lahi. Higit sa lahat, kaya ko naman tumayo sa sarili kong paa. Wala naman bro. May nasikaso lang ako doon sa hotel ng kaibigan mo. He said while texting and sitting in my couch na nakataas pa ang paa. Akala mo talaga kung sino umasta tong lalaking to? Steve's Hotel? Bakit? Anong inasikaso mo doon? Babae lang ang alam kung inasikaso mo sa hotel ah. Kunot noon tanong ko sa kanya. Hindi man lang ako pinansin na magaling kong pinsan dahil abala siya sa kakatext at umiling-iling pa nga. Sino ba yung ka-text mo't para kang ulol dyan? Bahagya lang siyang lumingon sa akin bago bumalik ulit sa pagte-text. Si Ariana. By the way, yung house and lot na binili mo sa Macho Guapito Subdivisions, ayos na. Pwede mo nang lipatan kahit bukas na bukas. At nandun na rin si Ricky pati asawa niya si Amanda. Ang weird ng pangalang subdivision, buti na-prove yun. Mahabang sad niya sa akin. Kahit ako'y nawiwerdohan sa napili ni Ricky na ipangalan, sa subdivision na yun. That name came from our group chat. As you can see, I have 6 friends. Binili namin yung subdivided lot property kay Brian upang doon magtayo ng sarili naming bahay. At dahil unang nag-asawa si Ricky, siya ang unang lumipat doon sa subdivision. Kung hindi lang sana siya umalis, baka kaming dalawa ang unang lumipat doon. Ang tagal na rin pala simula na umalis siya. Wala na rin akong balita sa kanya. Kasalanan ko rin naman. Ako mismong pumutol sa komunikasyon naming dalawa. I'm still trying to move on, pero hindi pala madaling kalimutan ang 5 taong pinagsamahan naming dalawa. Damn, bakit ba naisip ko na naman yun? I shouldn't have think about her. Not now.
Pwede ba akong manghiram ng kasambahay sa iyo saglit hanggang sa may makita ako? I mean, kailangan ko ng katulong ko sakaling lilipat na ako doon. Tanong ko sa pinsan ko nang biglang pumasok yun sa isip ko pagkatapos ng malalim na pag-iisip tungkol sa ex ko. Sana matulungan niya ako. Puro katarantaduhan lang kasi ang alam ni Brian. Why don't you hire your ex-girlfriend? Malay mo willing siya tapos magkabalikan kayo. Gago! Akala niya naman kilala niyang ex-girlfriend ko. Oo, nabanggit ko sa kanya si Patricia dati, pero ni minsan ay hindi niya pa nakita. Dahil bukod sa ibang bansa nag-aral si Brian, nang ibang bansa rin si Patricia noong umuwi naman si Brian dito. Anyway, I'll go ahead. My friend messaged me to help her cousin. Matapos niyang sabihin yun, ay lumayas na rin siya kaagad. Meanwhile, Anastasia gets annoyed on finding the LRT that Brian said. Hoy Brian, where are you? I swear I will kill you for making me find that LRT whatever. Hindi ko malang alam ang itsura ng LRT na yan. Sunod-sunod na litanya ko nang sagutin ni Brian ang tawag ko. Instead of staying at the hotel that my cousin booked for me, napagkasunduan namin kay Brian na muna ako titira hanggang sa makahanap ako ng trabaho. Calm down woman. LRT lang, hindi mo pa alam. Saan kuweba ka ba nang galing? Sabi kasing aral muna bago landi. Basta, diyan ka lang sa labas ng Steve's Hotel. Malapit na ako. And one more thing. LRT is, a handsome guy. Brown eyes and 6 foot tall, I think. Bye. Sa sinabi niyo ni Brian, na curious ako bigla. Kung sinabi niyang gwapo palang kailangan kong hanapin, edi sana kanina ko pa tinanong kung sino si LRT sa kanila. Napakarami kayang gwapo naglipa na dito. Excuse me, are you LRT? Tanong ko sa lalaking dumaan sa harap ko. I think he's 6 footer, but his eyes was gray, not brown. No, I'm Kevin. Binigyan ako na nagtatakang tingin ng lalaki bago umalis na rin kaagad. Siguro doon lang talaga ni Blue na gwapo yung LRT na sinasabi niya. Kung hindi, gigilitan ko siya ng leeg. Nakalimang tanong pa ako sa mga lalaking napapadaan kung sila ba si LRT. Hanggang sa mamataan ko isang lalaki na kaparehong kapareho sa description ni Brian. Lumapit ako sa kanya at marahan siyang tinanong. Kahit na nga ba, hindi maitimplang itsura ng mukha niya. Hi! Sorry pero, ikaw ba si LRT? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Kumunot pa ang makakapal niyang kilay na lalong nag-emphasize na masungit niyang aura. He looks familiar though. I'm 100% sure that I'm not a dumb LRT. I'm a human, not a transportation. Pasigaw niya sagot. Hala, bakit galit? Nilampasan niya ako bago sumakay sa napakagara niyang sasakyan. And now, I realized that the LRT wasn't a person. That's a vehicle. Busit na Brian! Pinagmukha akong gaga kakahanap sa LRT. Nakala ko'y tao! Patay ka sa akin, lalaki ka! Ilang minuto pang lumipas bago dumating si Brian. Hey, senyorita! Agad kong binatukan si Brian nang lumapit siya sa akin pagkarating niya. Hey, para saan yun? Halos maalog ang utak ko sa pangbabatok mo ah! Nakangusong reklamo niya habang nanlalaki ang mata at hinihimas-himas ang ulo. Walang hiya ka! Mabuti na lang hindi ko kilala at hindi rin ako kilala na mga pinagtanungan ko kung sila ba si LRT? I thought LRT is a human. Just the way you describe it, moron! Halos tumalsik naman ang lahat ng laway ng ungas sa kakatawa dahil sa kalokohan niya. Sinabunutan ko pa siya at pinagkukurot. Makaganti-ganti man lang sa lalaking to. Andali mo namang maloko. Mamaya ipapakilala kita sa LRT, okay? Parehong-pareho talaga kayo ng pinsan mo. Mga panakit! Sumakay na kami sa sasakyan niya upang pumunta sa kung saan mang lupalop ng mundo. Niwala nga akong ka-idea sa lugar na ito, kaya mabuti na lang din at nandito si Brian. See that? That's the LRT, mahal na senyorita. He pointed the LRT. Isang mahabang sasakyan na mistulang tren. That's a dumb train. Sinabi mo sanang train. E di sana nalaman ko, bobo, I said, bago binutukan ulit ng bahagyang ulo niya. After an hour of driving, nakarating na rin kami sa rest house niya na nakatayo sa Tagaytay. Napakagandang tingnan lalo na kapag nasa labas ka. It looks like a native house with a modern touch. May infinity pool sa gilid at napakaraming halaman na namumulaklak ang nagkalat.
I can stay here forever, Brian. Pwede na ako dito. Now get my things and follow me inside the house pronto. Namamangha pa rin utos ko sa kanya. Aba naman, senyorita. Ipapaalala ko lang na bahay ko ito at akong amo dito, kaya ikaw ang kumuha ng gamit mo. At saka isa pa, anong stay here forever ang sinasabi mo dyan? Asawa ba kita? Diyos ko, patawarin, kahit hindi na ako mag-asawa pa. Sunod-sunod na sagot niya naman sa akin, habang may pasok-asoka pang nalalaman. Anong tingin niya sa sarili niya? Napakagwapo. Kamukha niya nga si Dolphy. Kung makapagsalita ka, parang ikaw ang nalugi ah. Hoy, my mom said, I have a beauty that can capture even hard as a rock heart. At naniniwala ako doon. Samantalang ikaw, parang kalabaw namin sa rancho noong napasma. Pweh! Bagay kayo ni Ariana, magsama kayong dalawa. Sunod-sunod rin nagiit ko habang hila-hila ang maleta ko, tawak naman ni Brian yung bag ko. Ariana is just a friend of mine. Nothing more and nothing less. At mas kamukha niyong kalabaw niya sa rancho. Hawig na hawig. Lalo nung time na napasma yung kalabaw niyo, ganun na ganun yung itsura niyong dalawa. Ngali-ngali ko ng bigwasan ng hudas kung hindi lang kumaripas ng takbo, papasok sa bahay niya. Ang kapal ng mukha ng Brian na yun, kung hindi ko lang kailangan ng tulong niya at matitirahan nunggang sasama ako sa kanya. On the second thought, kawawang friendzone ang iha. Sinalubong kami ng mayordoma na galing pa mismo sa family house nila Brian. Her name is Nanay Carmen, as Brian said. Siya raw ang namamahala dito sa rest house kapag wala si Brian. And speaking of Brian, lumayas din siya bigla nang matapos siyang maligo. Kailangan niya rin daw ng buhay sa kama paminsan-minsan. Gross! Iha, ano ba ulit ang pangalan mo? Ikaw pa lang kasi ang pangatlong tao na bumisita rito sa rest house ni Brian. Pangatlo ako? I got curious kung sino yung dalawa. It's not that I'm proud na dinala ko dito ni Brian. Sadyang naubos na talaga ang pera ko, kaya kailangan ko na umalis sa hotel. At dahil daw may ginintong ang puso si Brian, siya na muna raw ang bahala sa akin. That's what my cousin said. Dahil kung ako lang, hindi ko ipagkakatiwala ang sarili ko kay Brian. Bukod kasi sa loko-loko siya, hindi ko makita kung saang banda yung ginto sa puso na lalaking yun. Just call me Anastasia, Nanay Carmen. At sino po yung dalawa pa na dinala na dito ni Brian? And one more thing, Nanay Carmen. I'm looking for a job. Can you refer me to someone? Tanong ko kay Nanay Carmen habang kumakain ng fresh salad na inihanda niya. Ah, this is life. Ah, yung kaibigan niyang si Ariana. Dumadalaw ang batang yun dito kapag umuwi galing ibang bansa. At saka si Sir Aldrich, pinsan naman ni Brian. So dito pala pumupunta ang lokaret kong pinsan kapag nagbabakasyon ha? Ang malanding yun, ni hindi man lang ako sinasama. At kung trabaho naman ang hanap mo, pinasadahan mo na ako ni Nanay Carmen ng tingin bago nagsalita ulit. Pakiwari ko ba, hindi ka naman papasang katulong? Halos maibug ako naman ang lahat ng salad na kinakain ko nang dahil sa sinabi niyang yun. Ako? Magiging katulong? That's out of my league. Nagpapasahod ako ng halos 10 kasambahay sa rancho at 4 na namamahala sa mga iba't ibang klase ng hayop sa asyenda. Ultimo pagsali ng kape ay may nagsisilbi para sa akin. Tapos ngayon mag-a-apply akong katulong? Ano to, lokohan? Nay Carmen, wala na po bang iba? I mean, nakagraduate naman ho ako. Kailangan ko lang talaga ng pera. Pagpipilit ko pa rin. Baka sakaling may alam siyang nangangailangan ng manager or CEO. Pwede na rin sa akin kahit secretary. Huwag lang katulong dahil wala naman akong alam sa pagiging kasambahay. Naku ining, sa panahon ngayon, mahirap na maghanap ng trabaho. At kung kailangan mo talaga ng pera, kailangan mo maging wais. Malaki namang magpasahod ang alaga ng kapatid ko. Hindi ka nalugi doon. At saka mabait naman yun. Pero kung ayaw mo, ayos lang din naman. Magkano ho ba ang sahod? Kuryoso kong tanong. Aba, kung magiging kasambahay rin naman ako, mabuti nang alam ko kung magkano sasahurin ko para worth it ang pagsisilbi ko. Nasa 20,000 iha. Yun ang alam ko sinasahod ng kapatid ko. Baka ganun din sa iba. Sagot naman ni Nanay Carmen. Malaki rin pala. Sa amin kasi 10,000 lang kada buwan. But they got lots of benefits as my dad's wish. Lahat ng kasambahay namin at namamahala sa asyenda ay may kanya-kanyang lote na mapapasa kanila dahil sa kagustuhan na rin
ng mga magulang ko. Matagal na rin naman silang naninilbihan sa amin kaya tingin ko'y kulang pa yun para sa pagsisilbi nila. They were also insured at may libre silang medical every 6 months. Pati na rin gamot, bigas at kung ano-anong kailangan nila ay binibigay sa kanila as long as hindi umaabuso. Sige po, Nay Carmen. Bukas na bukas din mag-uumpisa na ako. Desididong sagot ko kay Nay Carmen. Kaagad niya naman tinawagan ang kapatid niya para ipaalam na ako na lang ang papapasukin na katulong. Iisipin ko na lang na isa sa exciting moments sa buhay ko ang pagiging kasambahay para hindi sumama ang loob ko. At saka, kikita naman ako. Kaysa ikasal sa anak ng kumpari ni Daddy na niminsan ay hindi ko pa nakita. Iniisip ko pa lang na mukha siyang matandang baka. Tapos may mabahong hininga at bungal pa. Kinikilabutan na ako. Sa kabilang banda, umuwi naman si Aldrich sa Macho Guapito Subdivision upang silipin lang sana ang bahay niya. Simula kasi na maghiwalay sila ni Patricia, naabala niya sarili niya sa pagtatrabaho upang makalimot. Binili niya rin ang bahay na yun para rin makalimutan ang alaala sa kondo niya dahil halos doon na rin umuwi si Patricia dati. Nay Martha, kamusta ko kayo dito? I ask her as I enter the house. Si Nanay Martha ay kapatid ng mayordoma nila Brian. Ayos lang naman ako, iho. Ikaw ang kamusta? Minsan ka lang lumagi dito eh. At nga pala, may darating na kasambahay bukas dito. Nirekomenda ng kapatid ko. Sa sinabing yun ni Nanay Martha, nabawasan na rin ang iniisip ko. Hindi na ako magpapahanap kay Brian at baka kung sino pang dalhin niyang katulong dito. Pumunta ako sa kwarto ko tumiga sa kama ko. Nakita ko lang yung malaking picture namin ni Patricia na nakasabit sa dingding. Pareho kami nakangiti and seems happy with so much love in our eyes. Sino makakapagsabi na umuwi rin pala kami sa hiwalayan? Damn that dreams of her and also my ego. Sinabi ng lahat na kailangan ko na bumitaw at magpatuloy. Ngunit paano? Paano ako makakamove on kung lahat ng ginagawa ko ay parang nandyan siya palagi? Sa tuwing gigising ako at sisimula ng araw ko, parang naririnig kong boses niya na nagsasabi ng, "Hi, Han." At ngayon, mag-isa paghiga ko ba naman at bago ipikit ang mata. Nandyan pa rin siya at nakatingin sa akin na parang tunay at hindi isang larawan lang. Kailan ba ako makakalimot? Nakakasawa na. Kung magandang rest house ni Brian, higit na maganda naman itong bahay ng amo ko. It's a modern house. Bungalow to be exact. Ipinasundo ako ng kapatid ni Nay Carmen sa driver daw ng amo niya. At dito nga ako dinala sa Macho Guapito Subdivision. Such a weird name for a bachelor's house. Ikaw ba yung tinutukoy ni Nanay Carmen na mapasok ng katulong? Pinasadahan ako ni Nay Martha ng tingin mula ulo hanggang paa. At parang nagdadalawang isip pa kung papasa nga ba akong katulong o hindi. Natural, hindi. Ngunit may magagawa ba ako kung kailangan ko ng pera? Aarte pa ba ako? Eh matagal na akong maarte. Ako nga po, Anastasia pong pangalan ko. Nakwento na rin po kayo sa akin ni Nanay Carmen. Nananantya kong sabi sa mayordoma at baka bigla akong pagalitan. Kung titignan kayo parang hindi ka naman katulong, Ineng. Napakaganda ng kutis mo at mukhang wala kang alam sa gawaing bahay. Sigurado ka bang mag-a-apply kang katulong? Sunod-sunod at tango na lang ang sinagot ko sa kanya. Dahil kahit ako hindi kumbinsido kung gagawin ko ba ito o hindi. Kung ganun pala ay mag-ayos ka na. Nandun sa kaliwang kwarto mo na malapit sa kusina. Ang akin ay sa kanan sa tabing kwarto mo. At ang kay Aldrich ay sa taas naman. Dalhin mo na mga gamit mo doon at baka gumising na si Aldrich. Mamamalengke lang ako sandali. Tumango na lang ako ulit sa kahinilang maletang dala ko. Wala na bang katapusan ang paghihila ko ng pesteng maleta na to? Sinuot ko ang damit na pangkatulong na nasa ibabaw ng kama ko pagkapasok ko sa kwarto. In fairness, sosyale ng higaan. Itinali ko na rin ang lampas kilikili kong buhok pataas bago naglagay ng manipis na makeup. Naglagay rin ako ng lipstick at blush on para naman hindi ako mukhang maputla. Kinuha ko rin ang nag-iisang sandalias na dala ko at isinuot. Binigyan ko ang aking sarili ng huling sulyap sa isang life-size na salamin. Pagkatapos ay pumunta sa kusina para kumuha ng tubig. Ilang minuto na rin ako naghahanap ng nawawalang ref para kumuha sana ng malamig na tubig. Pero ang siste, nalibot ka ng buong kusina, hindi ko man na makita. Mabuti na lang talaga at napasandal ako sa isang malapad na bagay na halos nakakabit na sa pader. At yun palang missing ref. Sa sobrang high touch naman yata ng bahay na to,
ay sadyang nangangain ng tanga. Excuse me, pero sino ka? Muntik na akong mabulunan sa pag-inom ng tubig nang bigla na lang may magsalita sa likod ko. Dahan-dahan akong humarap, only to see a handsome 6-foot-tall and brown eyes, guys. Siya yun! The LRT guy! I mean, yung lalaking nakita ko sa Steve's Hotel? Sa kabilang banda, late na nagising si Aldrich dahil late na rin naman siya nakatulog kagabi. As I finished taking a bath, I just wear a jogger and a plain white sando, then went to the kitchen. Hindi ako nakakain kagabi kaya naman nakaramdam ako ng gutom ngayon. I'm about to call Nanay Martha but a woman coughed my attention. Nakasuot siya ng damit pangkasambahay pero naka-LV ang sapin sa paa. And when she turned around, ang inaantok kong diwa ay tuluyan ng nagising. Naka-makeup pa nga talaga. Ako ho ang bagong katulong niyo, sir. Napakunot ang kilay ko sa sinabi niyang yun. Bagong katulong? Katulong ko tong babaeng to? Ngayon lang ako nakakita ng katulong na nakasandalyas ng Louis Vuitton at kulang na lang ay sa party pumunta dahil naka-makeup pa talaga. Take note, mukha siya sinapak sa sobrang pula ng mukha niya dahil sa blush on at naka-lipstick pa. Napailing-iling na lang ako tumupo sa harap ng lamesa habang siya naman ay nanatili nakatayo at nakamasid sa akin. Mas maganda sana kung sisimulan mo nang ihanda ang pagkain ko. I'm hungry, you know? I skipped dinner so can you give me my lunch? Sunod-sunod kong sabi sa kanya. Pero nanatili pa rin siya nakatunganga sa gilid ko. Nakakaintindi ka ba ng English? I mean, naiintindihan mo ba ako? I asked her again. But she just nodded and remained standing beside me. Ano ba? Hindi ka ba nakakahalatang gutom na ako? May trabaho pa ako so please lang kumilos ka naman na. Nasaan ba si Nanay Martha? Ayaw kong mainis ng maaga pero nakakainis naman itong bubungad sa akin nakatulong. May pagkamulala pa yata. Ilang minuto rin akong naghintay bago siya dumating. Dala ang tanghali ang hinihingi ko sa kanya. Ngunit nang mailapag niya na ang pagkain, sadyang ikinakunot noo ko talaga. Ano yan? Manghang tanong ko. Lunch mo, sir? Sa sobrang gutom ko, kayang-kaya kong umubos na isang buong lechong manok para sa tanghalian. Ngunit ang magaling kong yaya, binigyan ako ng isang platong punong-puno ng lettuce na may kasamang carrots na hindi man lang hiniwa. Tamang binalatan lang at may sausawan pa nga na gawa sa ketchup at mayonnaise. Ano man tingin niya sa akin? Kabayo na gustong pakainin ng damo? Ano nga bang pangalan mo ulit? Tanong ko sa kanya habang hinihilot ang sentido ko. Ana, sir? Sagot naman niya habang may malawak na ngiti na mas lalong ikinainit ng ulo ko. Aware ka naman siguro na tao ako at hindi kabayo? Kalmado ko pa rin tanong sa kanya. Kahit na mangali-ngali ko nang ipakain lahat sa kanya yung ginawa niyang pagkain ng ilang minuto. Oo naman, sir. Wala ka namang buntot at hindi ka rin humahalinghin katulad ni Sky. Sigurado ho akong hindi kakabayo. Bakit, sir? May problema ba? Nakangitin tanong niya rin. Malaki. Alam mong hindi ako kumain ng gabihan tapos ngayon, tanghalian na. Pero hinandaan mo ako ng damo? Nahiya ka pa yatang hiwain niyang carrots? Tingin mo sa akin, koneho na may pagkakabayo tapos nag-alias tao? Bulyaw ko sa kanya at tumayo na. Buisit na buhay to, oh. Pati ba katulong hindi na rin maaasahan sa panahon ngayon? Ipagtimpla mo na nga lang ako ng kape. At nasaan ba si Nanay Martha? Pagkasabi nun ay bigla namang bumungad sa akin si Nanay Martha na maraming dala galing sa pamamalengke. Anong nangyayari dito, Aldrich? Ana? Tanong na matanda habang inilalapag ang pinamamalengke sa countertop. Nay Martha, magluto nga ho kayo ng tanghalian tapos pakidala lang sa study room. Iniwan ko na silang dalawa sa kusina para magtrabaho na lang sa study room. Nawalan na ako ng ganang pumasok sa office. Narinig ko pang kinakausap ni Nay Martha si Ana bago ako tuluyang pumasok sa study room. Nang maiwan naman si Ana at Nay Martha sa kusina, agad na pinag-usapan nilang nangyari kani-kanina lang. Anastasia's POV. Ano bang ginawa mo at mainit yata ang ulo ni Aldrich? Tanoy sa akin ni Nanay Martha habang sinasalansan ko sa ref ang mga pinamalengke niya. Nanghingi ho ng pagkain. Binigyan ko naman siya kaso hindi ho yata vegetarian ang alaga niyo. At saka mali ko ho ba kung anong pagkain ang gusto niya?
Wala rin naman lutong pagkain. Wala ho ba kayong cook? Sunod-sunod na paliwanag ko kay Nay Martha. Pinakinggan niya naman ako pero umiiling-iling siya. Kaya hindi ako kumbinsido kung panig ba siya sa akin o hindi. Kaya nga nangangailangan ng katulong, Ana. At ang katulong, all around yan. Ikaw ang gagawa lahat kung sakaling wala ako. O siya, ipagtimpla mo na lang ng kape si Aldrich tapos dalhin mo sa study room. Magpapalit lang ako saglit at nang makaluto na. Umalis din kaagad si Nay Martha at pumasok sa kwarto niya. Kaya naiwan ako nakatanga sa kusina. Paano ba magtimpla ng kape? Way back in our ranch, if I want a coffee, our maids will serve it to me. Mabilis pa sa alas 4. But as far as I remember, tea ang hinihingi ko. Hindi ko alam kung paano ginagawa ng katulong namin yun. Kaya ngayon, sa ang legendary book ko naman hahanapin ang pagtitimpla ng kape? Kinuha ko ang cellphone ko bago tinawagan ang kaisa-isa kong pinsan upang magtanong. Hi, Cassian! I have a question. How can I make a coffee? Tanong ko kaagad kay Ariana nang sagutin niyang tawag ko. Honyeta, antok na antok pa ako. Kailan pa naging Chinese si Ariana? Niwala man lang ako naintindihan sa kanya. Ayusin mo yung salita mo, sasabunutan kitang babae ka! Bulyaw ko sa kanya, nakaba naman ang buong pagkatao niya. Ano ba naman, Anastasia? Para kapilang hindi mo pa alam? I-google mo, tanga! Antok na antok pa ang tao kung makatawag ka dyan, parang pareho tayo ng oras ah! Nairitin na ako, baka masampal kita dyan ng walo. Pasigaw niya ang sagot na ikinairita ko. Aba, ang magaling na Ariana. Bakit hindi mo paggawing 10 na hiya ka pa? Hindi na lang sabihin kung paano timplahin ng kape. Ang dami pong sinabi. Kung siya, kaya niya, ako sasampalin ko siya ng 20. Ariana May, just tell me how to make coffee na makatulog ka na at kahit huwag ka nang gumising pa. Napakarami mo pang sinabi. Nagtatanong lang naman ako. Gusto mo pa yata talaga magkwentahan tayo na naitulong ah. Bakit? Noong college ka, ako ang gumagawa ng math mo dahil laging tres ang grade mo. Nanginginig pa nga. Kulang na lang talaga tumirik ang mata ko sa kakairap kahit wala naman sa harap ko si Ariana. Ngunit ang magaling kong pinsan, pinatayan ako ng cellphone. Ilang minuto pa akong nag-isip kung anong gagawin ko upang makapagtimpla ng lintik na kape. Hanggang sa umilaw ang cellphone ko at lumabas ang pangalan ni Ariana. Step 1, kumuha ka ng baso. Step 2, lagyan mo ng mainit na tubig. Step 3, put some coffee. Know that the coffee is color black. Step 4, add some sugar. Step 5, you can add some creamer too. Pero kung ayaw mo nang may creamer, leave it. Step 6, higupin mo na magpalpitit ang buong pagkatao mo na dahil sa kape, peste. As I read Ariana's message, mabilis pa sa alas 4 na kumuha ako ng baso. Then I followed instructions that she sent. It seems like Ariana is expert in doing it. Inilubot kong paningin ko sa kusina para hanapin ang kape. As Ariana said, it's color black. Marami naman akong kulay itim na nakita kaya lang hindi ko alam kung saan doon si kape. Mio di Diyos! Pinili ko na lang yung kulay itim na nasa bote, saka nilagay sa baso. Then I put the hot water. Buti na lang may dispenser sila ng tubig dito. Kahit papano'y alam kong gamitin yun. I saw small plastic and it labeled as sugar. So I open it and pour a large amount of it into the glass. Creamer na lang ang problema. I message Ariana again kung anong itsura ng creamer. She just said it's color white and it's powder. Kaya nang may nakita akong kahon na may nakalagay na cornstarch, kumuha ako ng isang kutsara at nilagay ko sa ginagawa kong kape. Brand lang siguro ng creamer ang cornstarch. I'm about to taste it as I finish doing it. But I realize na hindi nga pala ako nagkakape. Nang matapos ay kaagad akong pumunta sa kinalulugaran ng amo ko bago ibinigay ang kanyang kape. Sir, eto na ho ang kape mo. May utos ka pa ba? Inilapag kong kape sa study table niya at bahagyang inilibot ang tingin ang loob ng study room. Wala na. Nakaluto na ba si Nay Martha? Pakidalan ako dito kaagad ng pagkain kapag luto na. Tumango lang ako sa kanya at pinagmasdan siya nang inabot niya ang baso ng kape bago dahan-dahang hinigop. Damn! Anong klase kape to? Shit! It's not even taste like a coffee! Muntik pa akong mabasa nang bigla niyang binugay yung kapeng tinimpla ko.
Buti na lang nakaiwas ako kaagad. Pero, anong sabi niya? Hindi raw yun lasang kape? Patay ka sa akin, Ariana. Eh, sir, ano bang lasa ng kape? Maangkong tanong sa kanya. Yung klase na pagtitig niya sa akin parang kakainin niya ako ng buhay. Kaya napatras ako ng kaunti. Lumayas ka sa harap ko ngayon ding babae ka at baka ipalaklak ko sa'yo itong tinimpla mo nang malaman mo kung anong lasa ng kape. Saan lupalop ka ba ng daigdig na kuha ni Nay Carmen, ha? Galit na singhal niya. Kung hindi lang siyang amo ko at kung hindi lang din ako nangangailangan ng pera, baka nasap ako na tong lalaki na to. Akala mo kung sinong senyorito? Bakit ba hindi siya magtimpla ng kape niya para makuha niyang gusto niyang lasa? Eh, sir, taga-Tagaytay po ako. Mahinang sagot ko pa rin sa kanya, kahit gustong gusto ko ng ahiti na nakakunot niyang kilay sa sobrang irita. Saan doon? Tanong niya. Diyan lang po, sir, sa may ano, sa malapit po sa Makati. Lalo namang kumunot ang kilay niya kaya kinabahan na naman ako. Tama bang sinabi ko? Sige na, lumabas ka na at baka atakihin ako sa mga pinagsasabi mo. Aldrich POV. When Anna left the room, I threw the coffee in the trash bin. Then immediately chat my friends, Macho Gapitos, Aldrich. Meron bang taga-Tagaytay sa Makati? I asked my friends because I got curious about what my nanny said. Kanya-kanyang sagot naman ng mga kaibigan ko. Ricky, kailan pa nagkaroon ng Tagaytay sa Makati? Leo, ayan, sa sobrang kakamukmok mo, hindi mo na alam ang mga lugar dito. Alam mo pa ba kung saang bansa to? Noel, what is the capital of the Philippines, Aldrich? Dahil alam kong wala naman ako makukuhang magandang sagot sa mga baliw kong kaibigan, enough ko na lang ang cellphone ko. Napapaisip pa rin talaga ako kung nasasapian bang katulong ko o sadyang tanga lang talaga siya. Kanina, hinainan ako ng pagkaing tanging hayop lang yata ang may gusto. Ngayon naman, yung tinimpla niyang kape, that was sa killer coffee, lasang oyster sauce na napakatamis, isang kilong asukal yata ang nilagay ng magaling kong yaya. Napansin ko rin na may buo-buo pang puti, cornstarch pa yata ang nilagay para mangulay brown ng bagya. Papasan na yung sausawan ng kikiam sa kanto ah. Akala ko nasagot ng problema ko nang malaman kong may bagong katulong na papasok. Pero pakaramdam ko, tumanda ka agad ako ng 5 taon sa isang araw niya palang na paninilbihan. Damn it! Ana, ikaw na nga maghain ng pagkain ni Aldrich. Pakidala mo na rin sa study room. Hindi lalabas ang isang yun doon hanggat hindi tapos ang ginagawa niya. Sa sinabi ko ni Nay Marta, nagsandok na ako ng pagkain ng mahal na senyorito. Kung pwede ko lang lagyan ng lasang to kanina ko pa ginawa. I knocked on the door twice pero walang nagbukas. As I knock again, the door parted a bit then I saw Aldrich sleeping in his study table. I went inside the room and carefully put the tray with full of foods beside him. Nagkaroon ako ng pagkakataon para pagmasdan ang natutulog niyang mukha. Aldrich is handsome indeed. Matangos ang prominente niyang ilong, may makakapal na kilay at malalantik at itim na pilik mata. His eyes is deep set golden brown and his lips is pinkish na parang nakalip tint. Suddenly, I wanted to touch his face. Gwapo ka sana pero nuknukan ka na sungit. At nang iangat kong aking kamay upang hawakan sana ang kanyang mukha, bigla niyang hinawakan ang kamay ko at inilayo. Don't! You're not allowed to touch me. Nagtutulog-tulugan lang ba siya o nakaramdam kaya ng gising? Napaka-OA ng taong to. Pachansing lang eh. Eh sir, gigisingin lang kita. Nandito na kasing tanghalian mo. Pagkasabi ko nun, agad siyang umupo ng tuwid at tinignan ang pagkaing nakahain sa tabi niya na may bahagyang pagkunot ang noo. Pwede bang tawagin mo si Nay Marta? Pakisabi gusto ko siyang makausap. Madilim ang mukha niya habang sinasabi niya yun, kaya nakaramdam ako ng konting kaba. Pagkalabas ni Anna, ilang beses pa muna akong nagbuntong hininga. Ilang minuto bago pumasok si Nay Marta at pinilit ko na munang pakalmahin ang sarili ko. Hindi na ako natutuwa sa katulong na meron ako ngayon. Paano na lang pag bumalik si Nay Marta sa bahay? E di yung mula lang Ana na yun ang araw-araw na magsisilbi sa akin? Baka ikamatay ko ng maagang babaeng yun. Pinapatawag mo raw ako? Pinakatitigan kong matanda bago nagbuntong hininga? Saka nagsalita. Pasensya na pero pwede ho ba kayo maghanap ng ibang katulong?
Nagtataka man ay nagtatanong pa rin si Nay Martha kung bakit. Hindi ko kayang tagalan niyang si Anna at hindi ko rin alam kung may idea ba siya sa pinasok niya. Kanina pagising ko, nabungaran ko siya sa kusina. You did see her, right? Sana man kayo nakakita ng katulong na halos magmukha ng clown sa tindi ng kolorete sa muka. At ang siste, nakasandas ng Louis Vuitton pa nga. Alam niya bang katulong pinasok niya at hindi dancer sa bar? One more thing, kumakain ako ng gulay. Pero hindi ko kayang kainin yung hinain niyang isang katerbang lettuce at buong-buong carrots as my lunch. Can you imagine that, Nay Martha? I'm not a horse nor a rabbit for goddamn sake. Sunod-sunod kong litanya kay Nay Martha, not to mention the killer coffee that she make at baka atakayin na sa puso si Nanay Martha. Halos tumalsik na rin lahat ng laway ko at maganda patid-patid na ang litid ko. Kakasigaw nang dahil sa kapalpakan ng katulong ko. Eh iho, pagpasensyahan mo na at bago pa lang, hayaan mo pagsasabihan ko siya. Kawawa naman yung tao kung sisisantihin mo ka agad. Kailangan pa naman niya ng pera. Gustuhin ko man tumaliwas kay Nay Martha pero hindi ko magawa. Kahit papaano ay may konsensya pa rin naman ako. Pero nang makita ko na naman yung pagkain kadadala ni Anna rito, parang gusto ko talaga magdalawang isip. She gave me a lunch, yes. Gutom na rin ako. Pero isang tingin ko pa lang sa dinala niyang pagkain, parang gusto ko magwala ng paulit-ulit. Shit! Ang magaling kong katulong ay dinalhan ako ng lunch na hindi ko malilimutan sa buong buhay ko. Hinainan niya lang naman ako ng isang plangganang kaning lintik. Isang plangganang kanin na halos sing taas ng Mount Everest sa sobrang dami. Gutom ako, oo, pero tang na. Dahil ko pang patay gutom sa kanin na dinala niya. At yung ulam okay na sana dahil bulalo. Pero shit, nagmistulang ilog pasig sa dami ng sabaw at nag-iisa lang ang sahog. Buto pa nga na parang bangkay na nagpapalutang-lutang sa baha. Goddammit, dinaig ko rin ang unggoy na naubusan ng saging dahil isang piling ng saging nilagay niya sa tray. Tapos sa isang basong tubig man lang sana'y wala? Ano, kapag nabulunan ako sa inain niya, diretso agad sa imbasamuhan? This is the worst lunch I've ever have in my 25 years of existence. Anastasia's POV. Meanwhile, Anna called her cousin Ariana upang maglabas lang sana ng sama ng loob dahil sa napakasungit niyang amo. Though Ariana didn't know that I am working as a nanny. Baka kasi kapag nalaman niya ay sumugod ka agad ang bruha. Ariana, what should I do? I mean, I always did my best. Pag-umpisa ko pa lang kay Ariana. Nang sagutin niya ang tawag ko pero agad naman pinutol ng bruha ang moment ko. Alam kong kasunod niyan. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. La 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 la. Napakahayop talaga ng pinsan ko. Alam niyang nagraranta ko dito pero kalukuhan naman ang alam ng Ariana na to. Ako, Ariana, may huwag na huwag mo akong binibwisit, ha? Gusto mo bang sabihin ko kay Brian na patay ka sa kanya at kulang na lang ay gayumahin mo siya? Pananakot ko sa kanya para tigilan niya ako sa pang-aasar niya. Ah, hindi na pala. Ano ba problema mo, senyorita? Huminga muna ako ng malalim bago ko kinuwento sa kanya lahat. As in lahat? Hala, gaga. Kapag nalaman ni Tito na namasukan ka katulong, patay ka. Baka pati yung amo mo ipakulong niya. Ang gaga-gaga mo talaga, Anastasia. Yung totoo, nasa ng utak mo? Umuwi ka na at tapusin mo na yung kagagahan mo. Baka mamaya niyan, ikaw pa makadisgrasya dahil sa mga hinahanda mong gaga ka. Mahabang litanya ng pinsan ko pagkatapos niyang malaman ang lahat. Kung ganun lang sana kadali, Gorables na. Kaso hindi. Ayaw ko magpakasal sa taong ni minsan hindi ko pa nakita. Isa pa, ni minsan hindi ko pa naranasang magka-jowa tapos kasal agad. Ariana, I have to go. But please, promise me, let's keep it a secret, okay? Even Brian doesn't have any idea about this. So please, don't tell anyone. Ngayon lang ako nakalaya sa 15 taong pagkakakulong sa asyenda. Let me enjoy this kind of freedom even it's hard. Yes, nasa akin ang lahat. Pero ang wala sa akin ay kalayaan. Ang hirap maging masaya kung nabubuhay kang mag-isa. I have a complete family, yes. But they always busy working. Hindi na nga yata nila alam kung kailan ang birthday ko. That's why I envy my cousin. I envy those people who live simple yet full of happiness. Narinig kong lahat ng pag-uusap niya sa telepono na kausap mo.
Magtapat ka nga sa akin, Ana. Sino ka nga ba talaga? Halos mapugto ang hininga ko nang biglang nagsalita si Nay Martha sa likod ko. At hindi ko malang namalayan kung saan galing. Kung narinig niyang lahat, wala na akong pwedeng itago sa kanya. Patay kang Anastasia ka. Humarap ako sa kanya bago yumuko at mahinang nagsalita. Eh, Nay Martha, kasi po, hindi ko maumpisahan at lalong hindi ko matapos-tapos ang gusto kong sabihin, kaya naman yumuko na lang ako. Alam kong hindi ka ordinaryong babae lang, at mas lalong hindi ka katulong dahil hindi ka sanay sa lahat ng bagay. Kahit ang kutis, tindig at pananalita mo hindi pangkaraniwang katulong. Narinig din kita sa wikang Ingles at masasabi kong bihasa ka sa paggamit noon. Pwede mong sabihin sa akin lahat, maintindihan kita. Para ako nakahinga ng maluwag ng sinabi ni Nay Martha. Kaya naman, walang pag-aalin lang ang sinabi ko na sa kanya. I'm from Mariveles, Bataan. Galing ako sa mayamang pamilya, Nay Martha. Hindi ko pa sinubukang maging yaya pero marami kaming yaya sa ranch namin. Tumakas ako. Huminto ako saglit para tingnan kung anong reaksyon ni Nanay Martha sa impormasyon na sinabi ko. Tumakas ako dahil ayaw kong magpakasal sa hindi ko kilala. Pagtatapos ko, saka yumuko ulit. Naiintindihan ko. Hayaan mo tutulungan kita sa gawaing bahay hanggang hindi pa ako pinapabalik ni Aldrich sa mansyon ng mga Lazaro. Sana matulungan mo rin si Aldrich, iha. Wala akong karapatang panghimusukan ka kung ano man ang dahilan mo. Pero sana maging totoo ka sa ipinapakita mo kay Aldrich, kahit na alam nating nagpapanggap ka lang ng katulong. I got curious about what Nanay Martha said, so I asked why. Mabait na bata yang si Aldrich. Bata pa lang siya, alaga ako na. Nagkaroon siya ng kasintahan. 5 taon din ang tinagal nila. Pero umalis si Patricia para sa pangarap niya. Simula noon, naging mainitin ang ulo ni Aldrich kaya naman wala rin halos tumatagal na katulong sa kanya. Dahil lagi niyang binubulyawan at napaglalabasan ng init ng ulo. Kaya pagpapasensyahan mo na lang din sana kung sakaling pagtaas ang kanya ng boses at sabihan ng hindi maganda. Ngayon alam ko na kung anong dahilan kung bakit nukno ka na sungit ang amo ko. Nakaka-curious din naman kung ano bang itsura na Patricia na yun at binaliwala lang ang bebe ko. Makalaglag panty kayang kagwapuhan ni Sir Aldrich. With a thought in mind, napagpasyahan kong akitin na lang si Sir. Char! Tutulungan ko siyang kalimutan ang nakaraang relasyon na meron siya noon. Para naman hindi mistulang nagme-menopause ang bakulang na yun. Pero paano ko gagawin yun kung bawat buka ng bibig niya ay puro pagmumurang binubuga? Natimbis na matunaw ka sa klase ng pagtitig niya, mas gugustuhin mo nalang bumulagta bigla at magpatay-patayan para hindi mo makita ang lalilisik niyang mata. Aldrich POV. Sa kabilang banda, Aldrich called his cousin to accompany him in Clovey na agad namang pumayag. After taking a bath, dumiretso na ako sa garahe. Nakita ko pang nagluluto ang dalawa sa kusina at mukhang nangungonsumi si Nanay Martha sa mula lang si Anna. That woman, she reminds me of Brian's friend. Though, isang beses ko ba lang siya nakita pero parang pareho sila kung kumilos. And Anna looks familiar also. Kamukha niya yung babae nakita ko sa labas ng Steve's Hotel na nagtatanong kung LRT ba ako. Damn, siya nga yata yun. Ngayon naalala ko na, siya rin yung babae nakita ko sa coffee shop sa tabi ng office ko. Ang nakapagtataka lang ay kung bakit nag-apply siyang katulong. Mukha naman siya may pinag-aralan. Sa itsura niya, mas papasa pa siyang senyorita kaysa katulong. Pero bakit ko ba pinag-aaksayahan ng oras para isipin ang mulala kong yaya? After a minute, nagkita na kami ni Brian sa loob ng Clovey. Gusto ko sanang imbitahin din ang mga ungas kong kaibigan pero ayaw kong abalahin sila para lang uminom. Tama nang si Ricky ang mag-ayang uminom para sa lahat. Problem? Brian said as he ordered for our drinks. I just shrugged and drink. Alam mo, Insan, kahit hindi mo naman sabihin, alam kong problemado ka pa rin dyan sa ex mo. Uminom din si Brian pagkasabi niya nun. Ano namang kinalaman ng ex ko? Hindi nga pumasok si Patricia sa isip ko. At hima lang, hindi ko nga siya naalala ngayong araw nang dahil sa lintik na Ana na yan. Pero sige, sakyan na lang natin si Brian. I miss her. Ano na kayong nangyari sa kanya? Sana natupad niya ang pangarap niya. Tang na, wala naman akong balak magmukmuk pero dahil kay Brian, naalala ko na naman si Patricia.
Why don't you try to talk to her? He asked. Ilang beses kong sinubukan pero hindi ko kaya. Hindi ko pa yata kaya. Kasi alam kong iiyak siya tayo kung mangyari yun. Call me masochist, but I'd rather hurt myself than to make her feel miserable. Ayaw ko rin masaktan siya dahil hindi niya deserve ang masaktan. At ayaw kong mag-guilty siya sa desisyon niya ng dahil sa akin. Nakailang shot pa kami ni Brian na makaramdam na ako ng pagkahilo. Hindi ako pwedeng malasing dahil may trabaho pa ako bukas. Wala si Patricia para tanggalin ang sakit ng ulo ko. At lalong wala si Patricia para sana pakalmahin ako. Naalala niya pa kaya ako? Shit. Kaya ayaw kong maaalalang isang yun dahil kapag pumasok na siya sa isip ko, para ng gripo na tuloy-tuloy ang bagsak at hindi malaman kung kailan hihinto. Kung pwede lang sanang patigilin kung kailan ko gusto, pero walang hiya, ang hirap. Nagising akong mag-isa at sapat ko pa dito sa Steve's Hotel. Napasobra yatang inom namin ni Brian. Hindi ko na maalala kung paano ako nakarating dito. I pick my phone and call Nay Marta. Even though my head hurts because of fucking hangover, before I went to Club V, my mom sent me a message that say send Nay Marta in our mansion. That's why I need to call her. 911? Baka masunog tong bahay ng amo ko kapag nagpatuloy to! Help! Yun ang unang bumungad sa akin na may sumagot sa tawag ko. And I bet that's Anna ang mulala kong nani. Did she just say, masusunog ang bahay ng amo niya? Holy hell, that's my house! I end the call immediately at mabilis pa sa alas 4, nagbihis ako kahit na nga balibaligtad ang pagkakasuot ko. Shit, ano naman bang kapalpakan ang ginawa ng magaling kong katulong? I grabbed my keycar and went outside hurriedly. Anastasia's POV. Meanwhile, Anna's busy preparing the spam for breakfast when Nanay Marta left early in the morning. Pinatawag daw siya ng magulang ni Aldrich at pinauwi na muna sa mansyon ng mga ito. Paano ko ba naman sisimulang iprito tong kawawang spam na to? Kung hindi ko alam kung paano buksan ang lintik na kalan ng amo ko. Tinuruan ako ni Nay Marta magluto ng mga simpleng lutuin. Like how to fry an egg, hot dog, dried fish and even eggplant. At ngayon nga itong spam naman ang susubukan ko sanang iluto. Pero ang siste, hindi na ituro sa akin ni Nay Marta kung paano pagganahin ng kalan. Pinihit-pihit ko ng lahat ng pwedeng pihitin pero hindi pa rin gumana. Then suddenly the black button caught my attention. May pindutan sa gilid ng kalan na kung hindi mo tititigan ay hindi mo mapapansin. Walang sabi-sabing pinindot ko yun. Diyos mio, kay paso! Lumiyab ang kalan at hindi ko alam kung paano papatayin. Ang apat na burner niya ay pare-parehong umaapoy. At dahil din siguro sa pagpihit ko kanina, kaya malakas ang apoy niya. I immediately call 911 pero ring lang ng ring. Punyeta, natataranta ng buong pagkatao ko at hindi nag-function na maayos ang brain cells ko. Kaya nung tumunog ang telepono, agad-agad na ako nagsalita nang hindi mo lang inalam kung sinong tumatawag. But then again, the caller didn't respond and ended immediately. I called my cousin to gather some help. Ariana! Ariana! I don't know how to stop this damn burner! Nanginginig at sumigaw na ako dahil sa sobrang kaba. Paano na lang kung masunog ko itong bahay ng amo ko? Siomay, nising kong kirat, wala ako sa bulsa. Ana, ano naman bang katangahan ang ginawa mo? Kumalma ka tapos buhusan mo ng tubig. Kapag hindi pa rin namatay, gamitan mo na ng fire extinguisher. Para akong tumangutango sa mga sinasabi ni Ariana, kahit hindi niya naman ako nakikita. Kukuha na sana ako ng malamig na tubig na bigla na lang dumating ang knight in shining armor ko. Oo, out of nowhere, biglang pumasok si Aldrich na nagmamadali. Papasa na sana talaga siyang knight in shining armor ko. Kaso wala siyang dalang kabayo, tanging boxer at baligtad na sando lang ang suot. Mahabaging langit, na in love na yata si ako. Ano bang ginawa mo at bakit ganyan kataas ang apoy sa kalan? Pinitik niya pa ang noo ko dahil bahagya ako natulala sa pagsulpot niya. Panira talaga ng fantasy tong showkoy na to. Pinatay niya na ang kalan ang hindi ko namamalayan. Habang binulsa ko naman kaagad ang cellphone ko, nang patayin ko ang tawag nang dumating siya. Eh sir, kasi magluluto sana ako ng umagahan. Gutom na kasi ako. Kaso hindi ko alam gamitin niyang kalan niyo. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa bago nagsalita. Habang nakakunot ang dati niya ng lukot na kilay. Ano na naman bang nakain mo't ganyan ang itsura at suot mo? Kunot noong tanong niya bago pinasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. As far as I remember, kinulot kong buhok ko and wear my off-shoulder yellow floral dress.
partner with the white sneakers. Hindi na ako naglagay ng makeup dahil nung last time na nag-ayos ako. Katakot-takot na paninermon ang napala ko kay Nay Marta. Eh sabi niya kasi mag-ayos ako, kaya nag-ayos talaga ako. Malay ko ba kung anong klaseng ayos ba yung tinutukoy niya? Sir, Linggo ngayon. Off ko, natural. At bakit ikaw ganyan na suot mo? Saan ka ba galing ha? Bahagya pang nagulat si Aldrich sa mga pinagsasabi ko. Kaya sinagad ko ng pang-winning drama award ko. Pinaghintay mo ko kagabi. Iniwan mo kong luhaan. At ano? Anong ipapaliwanag ko sa mga anak natin? Yung kabayo hindi pa kumain. Yung baboy hindi natunawan. At yung mag-asawang kalabaw. Hanggay nagtatalo kung sino ba sa kanilang kamukha ng anak nila. Sabihin mo, sino? Madramang saad ko. Tumigil ako sa pagdadrama nang biglang humagalpak ng tawa ang bebe damulag ko. Shit, lalo siyang gumwapo sa paningin ko. Ngayon ko lang siya nakitang halos mamatay sa kakatawa. Kung alam ko lang na mapapatawa ko siya sa pagiging award-winning drama club ko, eh di sana sinamahan ko pa ng split at pagtumbling, hindi ba? Happy? Nakakatawa yun? Birong asar ko sa kanya kahit na nga ba, kulang na lang ay maglululandag ako sa kilig. That was epic. Sino nga ba kamukha ng baby na kalabaw? Yung nanay niya, yung tatay niya? Tawang-tawang tanong niya. E di ikaw? Sagot ko sabay takbo at baka sabukin ako ng hudyong kalabaw na yun. Narinig ko pa siyang nagmura at binato ang saging sa akin. Pero belat niya na lang dahil hindi ako tinamaan. Hindi pa rin maalis ang ngiti sa labi ni Aldrich habang hinihiwa ang spam na inihanda ni Anna para sana lutuin. Sandali nga, bakit akong gumagawa nito eh? Ako ang amo dito. Anna! Sigaw ko para tawagin at pabalikin ang baliw kong yaya dito sa kusina. Pero nakailang tawag na ako, walang Anna na sumagot at lumapit. Nagpunta ako sa kwarto nito at nakita ko siyang masarap ang upo sa couch habang nanonood ng drama. Sa sobrang focus niya sa pinapanood niya ni, hindi man lang ako pinansin kahit na nasa gilid niya na ako at nakapamaywang. Naluha pa nga talaga. Ano bang iniiyak mo dyan? Magluto ka na doon na makakain na rin ako. Pinatay ko ang TV para tumigil na siya sa kahibangan niya. Sir, ano ka ba naman? Wala ka bang puso? Kita mong ililibing na si Aliana? Kawawa naman ang mahal kong si Cardo. Dahil, hindi ko na talaga alam kung anong iisipin ko sa taong to. Bilisan mo na. Magluto ka na, ang dami mo pang satsat! Bulyaw ko sa kanya. As we went to the kitchen, pinagmasdan ko kung paano magluto si Anna. At dahil may samulala talaga siya, ni hindi man lang niya nilagyan ng mantika ang kawali bago nilagay ang spam. Ako na nga lang ang magluluto. Baka malason ako sa ginagawa mo. Kunin mo na lang yung sansidon. Maring singhal ko sa kanya. Ano bang alam gawin ng katulong ko kung sa lahat na lang halos ng bagay ay pumapalpak siya? After 2 minutes, inabutan niya ako ng tinidor. Para saan ang tinidor? Tutusukin kong niluluto ko? Ana, I said sansi or spatula, hindi tinidor. Akala ko ayos ng lahat. Pero mukhang matindi pa rin talagang pagkaluwag ng tornilyo sa utak ng mulala kong katulong. Maya-maya pa may inabot na naman siya sa akin at kulang na lang ibato ko sa kanya. Kailan pa naging sanse ang platito? Ano ba? Hindi mo ba alam kung anong sanse? Nagtitimping tanong ko sa kanya. Lumapit ako sa mga utensils at kinuha ang sanse para ipakita sa kanya. Ana, ito ang sanse. Ito! Gigil na saad ko sa kanya. Eh sir, alam mo naman pala, bakit hindi nila kasi ikaw ang kumuha at inutos mo pa talaga? Ano, tamad lang? Baliwalang sagot niya. Oh, grabe. Ayoko na talaga sa earth. Eh kung isaksak ko sa lalamunan niya itong sanse, may pasagot-sagot pa siya sa akin. Kalma, babae pa rin niyang balulan talaga. Hello, everybody. Is anybody home? Handsome Brian is here. Rinig kong sigaw ni Brian na bigla na lang sumulpot sa pamamahay ko. Ito pang isang sakit sa ulo. At ano naman ang ginagawa ng baliw na pinsan ko dito? May kasama pang ang babae. Halos takasan naman ang kulay sa mukha si Anna nang makita ang dalawa na dumating at dumiretso sa kusina. Nagpalipat-lipat din ang tingin ni Brian sa amin. Magkakilala kayo? Nagtatakang tanong ni Brian habang
palipat-lipat ang tingin niya sa aming dalawa ni Anna. Of course, she's my new nanny, Anna. Sagot ko kay Brian. And this is Brian, my cousin. Dagdag ko pa habang palipat-lipat na tinuro silang dalawa sa isa't isa. Anani? Nagtatakang tanong ulit ni Brian bago umiling. Kumain na ba kayo? Nagtanong sa jamo dito, Brian. Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Umupo na kami sa pagkainan ni Brian pati na rin ang babaeng kasama niya. Niyaya rin ni Brian si Anna na kumain na muna. Pero tumanggi naman siya at nanatiling nakatayo sa gilid namin. Can you please give us some water? As you can see, walang tubig dito sa mesa. Maarting utos ng girlfriend ni Brian kay Anna. Naikinangiti naman ni Brian. I wonder why he smiled though. Bakit hindi ka kumuha bago ka umupo dyan? Munti ko nang maibugang kinakain ko sa sagot ng magaling kong yaya. Si Brian naman, kulang na lang mamatay sa sobrang pag-ubo dahil nabulunan ang ungas. Pero ang magaling kong yaya ay nagmarcha papuntang sala. Only to stop when Brian's girlfriend shout at her. Aba, ayos! Hey you, come back here! Sino ka para sagot-sagutin ako ng ganyan samantalang muchacha ka lang naman dito? Do you have any idea kung sino ako? Nanggigigil na sigaw ng babae kay Anna. While Anna looked at her from head to toe with sarcasm. Alicia Mercado, the newscaster. And for your information, it's Sunday, day off ko natural. You should know that, right? Wala ba kayong katulong sa bahay nyo? Matapang nasagot naman ni Anna na mas lalong ikinainis ng isa. Pero ay kinagulat ko ay ang pagsasalita ni Anna sa wikang Ingles. She seems expert saying those words in English. Hindi man lang siya kumurap habang nagsasalita. At kahit ako, hindi ko kilala itong kasama ni Brian. But Anna knows her. I saw her smear koso after saying the name of that woman, as if it tasted bitter in her mouth. Pinasasakit ng yaya ko tong ulo ko. Palaisipan talaga sa akin kung paano ko naging katulong si Anna. I need to know everything about her. I need to know her better. Anna's POV. Hey, mahal na senyorita. Ano naman hong pumasok sa iyong napakagandang isipan para ikaw ay mamasukang yaya sa aking pinsan? Tanong sa akin ni Brian nang maabutan niya ako sa likod bahay ni Aldrich na kampanting nakaupo at nakatanaw sa malayo. Malayo ang tingin, yun pala'y duling, nangaasar pang kanta niya. Ulol, dihami solo por favor. Utang na loob, iwan mo ako. Bulyaw kong pagtataboy kay Brian. Ganitong bad trip ako, baka makalbo ko tong hayop na to sa pang-aasar niya. Di mi gusta, mi senyorita. Sungit naman nito. May regla ka, ano? At saka, wag mo nga akong pa-espanyol dyan at baka hindi kita matansya pakuhari kita ng isang baldang tubig. Pasigaw rin na buwelta niya. Wala na talagang pag-asang kulokoy na to. Sagad na hanggang buto ang kakulitan at habi niya na talagang mangpikon. Sana lang talaga mapansin niya si Ariana. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang katandem sa pagiging buang. Hoy, bughaw ha! Huwag na huwag mo mabanggit dyan sa pinsa mong iyan ang tungkol sa akin. Ayaw ko umuwi sa asyenda. Not now! Pananakot ko sa kanya habang tinuturo pang mukha niya. Bakit? Na-inlove ka na ba sa pinsan kong bato? Naku! Naku, Day! Pagigiyan mo para naman makalimutan niya na yung ex niya at nang maging totoong tao na siya. Sa sinabi niyo ni Brian, mas lalong naging palaisipan sa akin ang love story ng gwapo kong amo. Aba, siguro may tagas ng utak ng ex niya kaya iniwan siya. Dahil kung ako lang, nung kang iwan ko yung kalabaw na yun, I mean, he's handsome, rich, macho. Bukod sa lahat, macho siya, gwapo at mayaman. Napakarami niya kayang katangiang halos hindi nga mabilang. Pero bakit ko ba siya iniisip? Crush ko na ba siya? Ano bang nangyari sa kanila? I asked him curiously. That's not my story to tell. Even hindi ko pa nakita yung si Patricia. At ikaw naman, saksakan ka ng chismosa. Sa sinabi yung ni Brian, binatukan ko siya ng pagkalakas-lakas. Yung tipong maaalog ang buong pagkatao niya. Nagtatanong lang, chismosa agad. Ano pa yung mga tunay na chismosa sa daan na akala mga CCTV kung makatingin at daig pang globe? Hindi lang mundong abot nila, kundi buong kalawakan. Alam mo, Anna, itong advice lang. Huwag mong hayaang mahulog ka kay Aldrich.
Panigurado kung hindi ka masasaktan, mabubuntis ka lang. Ang walang iyang bughaw, hahambalusin ko sana, kaso biglang tumakbo. Madapa ka sana, yung unang uso tapos durugang bungo! Pahabol kong sigaw sa walang ya, pero tinawanan lang ako. Meanwhile, Aldrich is busy preparing his teams for 3 days working on site. Ang office firm niya ang napili ni Ricky para sa expansion ng negosyo nito. Matagal na rin nilang plano at napag-usapan yun at hanggang ngayon nga ay hindi pa tapos dahil sa nuknukan ng arte ng kaibigan niya. Nasabihan at namiti niya na rin ang buong team niya para sa pagbabago na naman ang gagawin nila sa kagustuhan na rin ng hayop niyang kaibigan. Aldrich POV. As I went to my closet to get some clothes, nakita kong kwintas na binigay sa akin ni Patricia noon. Kinuha ko iyon at pinakatitigan habang pinag-iisipan kung isusuot ko pa ba o hindi na. Pero para saan pa? Eh wala naman na siya. I face our life-size photo hanging on the wall and talk to her like idiot. Hey, hope you're doing fine. Are you happy now? Sana masaya ka at naabot mong pangarap mo. Lagi mong sinasabi ng pangarap mong yan ay hindi lang para sa'yo, but for me and for your family also. How's that? Nakakatawa mang isipin pero wala naman akong ibang pangarap kung hindi ikaw lang. Nang makasama ka lang habang buhay. But you choose your dreams, you left me. Hindi ko man ginusto at sinasadya pero may luwang pilit na kumawala sa mga mata ko habang inaalala yung nakaraan naming dalawa. Kung pwede lang ibalik, edi sana sumama na lang ako sa araw ng pag-alis niya. But the question is, am I willing to give up everything just to be with her? I don't think so. Yes, I love her, but I can't lose my job that time. Nagsisimula pa lang ako halos sa firm ko noon. Though I came from a wealthy family, I am not the type of guy who live and sleep peacefully under my family's wealth. I want to prove myself. I want to do better. Gusto kong ipakita at marinig sa pamilya ko na sabihin nilang that's my son and we're so proud of him. Siguro nga pareho lang kaming may gustong marating at patunayan. Kaya mali na pinapili ko siya. Kasi nakampanti ako. Kampanti akong piliin ang piliin niya. But knowing Pat's personality, no one can dare let her down at tilis ang tingin sa daang gusto niyang tahakin. Nasa ganung pag-iisip ako nang biglang pumasok ang magaling kong katulong sa kwarto ko. Ni walang paalam o pasabi man lang. Ni hindi rin siya kumatok bago man lang pumasok. Ah, sir, magpapaalam sana ako eh. May date kasi ako, ayos lang ba? Tanong ng katulong ko habang paminsan-minsan lumilingon sa picture namin ni Pat na nakasabit sa pader. Pero sabi niya may date siya. May boyfriend na pala tong yaya ko. Sa bagay, maganda si Anna. Gandang hindi mo akalaing mag-a-apply bilang isang katulong. Sige. Pero sa susunod sana kumatok ka man lang. I am a private person. Ayaw ko may pumapasok dito sa kwarto ko nang walang pahintulot ko. Sunod-sunod kong litanya sa kanya. Kahit na medyo nagigilty ako sa klase ng pananalita ko sa kanya. Kaya tumalikod na lang ako at ipinagpatuloy ang ginagawa. Sorry. Promise I won't bother you next time. Thanks anyway. Halos mabali naman ang leg ko sa agarang pagpihit para tignan siya dahil sa mga sinabi niya. Lalo na sa wikang ginamit niya. Tatanungin ko pa sana siya but it's too late dahil lumabas na siya kaagad pagkasabi nun. Ngayon, sigurado na akong hindi basta-basta ang katulong ko. Sisiguraduhin kong malalaman ko rin kung may tinatago ba siya sa akin o wala. Hindi naman alam ni Anna kung bakit bigla na lang siyang nakaramdam ng paninikit ng dibdib. Anna's POV. I thought that Aldrich's ex was sophisticated, glamorous, gorgeous, and look intimidating. But when I saw their picture hanging on the wall in Aldrich's room, it seems like there's nothing special about that girl. What is her name anyway? Patricia? Mas maganda pa ako sa kanya. Mukhang mas sexy rin. Pero bakit iniiyakan siya ni Aldrich? Kanina bago ako pumasok sa kwarto ni Aldrich, kakatok sana ako. Pero bahagya naman nakabukas kaya akala ko ayos lang pumasok. But I got stunned when I heard him talking. At nang sinilip ko siya, nakita kong kinakausap niya yung larawan ng ex niya. Nakakatawang tingnan kung paano niya yung kausapin. Gusto ko man siyang gulatin at asarin ngunit hindi ko nagawa. Lalo na nang makita kong luha sa mga mata niya. Mahal na mahal niya nga siguro yun. Wala tayong laban, day! Pagkalabas ko ng bahay, siya namang pagpasok ng haliparot na babae ni Brian sa sasakyan ni Brian.
Pasakay na rin ang Judas pero nakita akong lumabas. Sanang larga na senyoritang yaya. Tatawa-tawa pa itong Brian na to. Ang sarap talagang sungal-ngalin. Magkikita kami ni Ariana, kaya ihatid mo ko sa airport para naman may silbi kang bakulaw ka, sagot ko sa kanya. Nag-message kasi sa akin si Ariana na uuwi siya dahil may dapat siyang asikasuhin tungkol sa amo niya. Pagkasakay ko sa sasakyan ni Brian, katakot-takot na panlilisik na matang na pala ko kay Alicia. Why did you make Sama that yayahan? Kung pwede lang hilahin ang dila ng gaganto, ginawa ko na. Napaka-arte, akala mo naman ko sinong maganda. Mas maganda pa naman sa kanya si Ariana, pweh. At talagang umabrisyete pa ang malanding higad sa leeg ng bakulaw na si Brian. Akala niya naman type kong bakulaw na yan. Alicia, honey, hayaan mo na. And I will drop you in your condo. May asikasuhin lang ako. Hinalikan pa ni Brian ang malanding higad. Pagkasabi niya noon, kung pwede lang sumuka dito sa sasakyan niya, baka sumuka na ako kanina pa. Nakakadiri silang dalawa. After an hour, naihatid na namin si Alicia habang kami naman ni Brian ay papuntang airport upang sunduin ang lokaret na si Ariana. I saw Patricia already. Mahina ko sad kay Brian. Muntik naman akong mangudngud sa bigla ang pagpareno niya na sasakyan pagkasabi ko nun. Ano ba? Kung balak mo magpakamatay, please lang mamaya na lang. Ihatid muna ako sa airport. Malakas na buliyaw ko sa kanya. Visit na Brian to. Balak pa yatang bangasan ng maganda kong mukha. Anong sinasabi mo? Saan mo nakita si Patricia? As in si Patricia na ex ni Aldrich? Sunod-sunod niyang tanong. At talagang balak pa muna niya makipagchismisan sa akin. Pero sige, pagbigyan. Yep, naro sa kwarto ni Aldrich, nakasabit sa dingding. Baliwalang sagot ko. Kumunot naman ang noon ni Brian at nagtatakang tumingin sa akin. Buti pinapasok ka niya sa kwarto niya. I mean, napaka-private ng taong yun. What did you do? Kunot noong tanong niya. Kung alam niya lang, kahit nasaktan ang ego ko doon, okay lang. At least nakita ko na kung sino ang kakompetensya ko. Teka, so crush ko na talaga siya? Ano bang tipo ng pinsan mo? Instead of answering his question, I asked him. Nagtataka man ay sumagot pa rin siya sa akin. Ngunit kung alam ko lang, sana pala hindi ko na siya tinanong. When it comes to woman, I think you like simple yet with sense. Sexy but not too much. Brainy but not nerd. Knows how to cook at may talent. Basta lahat ng wala ka. Eksahiderang sagot niya. Gago! Buisit na Brian. Maniniwala na sana ako pero may ganung kasunod pa. Eh ano naman ngayon kung mahirap akong abutin? Ano naman ngayon kung super sexy ako? Ano naman ngayon kung matalino ako? At ano naman ngayon kung hindi ako marunong magluto at kung wala akong talent? Ang mahalaga na patawa ko na siya at malaking achievement na yun. I smile with a thought. Totoo namang napatawa ko siya sa corny kong joke dati. Kung kailangan kong mag-isip ng maraming jokes para sa kanya, para mapasaya siya, araw-araw kong gagawin para makapasok na rin ako sa puso niya. Hanggang sa dumating yung araw na ako ng mundo niya. I smiled again and sent him a simple joke. Baka sakaling matuwa siya at maalala niya ako kahit wala ako sa tabi niya. To my baby loves, knock-knock! Napangiti ako nang maisend ko sa kanya ang mensaheng yun. Iniisip ko palang ang magiging reaksyon niya. Parang gusto ko nang kurutin yung pisngi niya ng paulit-ulit. Tagal naman mag-reply ng baby loves ko. Mahinang usal ko habang naghihintay ng reply ni Aldrich. From my baby loves. Sorry, but who's this? Agad kong binuksan ang cellphone ko na bigla yung nag-vibrate at pangalan ni Aldrich ang nakarehistro. Nang mabasa kong reply niya, napangisi ako. Oo nga pala, hindi niya nga pala alam ang number ko. Ako kasi kinuha ko number niya kay Nay Marta. To my baby loves. Ana to, pinakamaganda mong yaya sa balat ng earth. Reply ko sa kanya bago nag-send pa ulit ng isa pang text sa kanya. Kapag sinabi kong knock-knock, sumagot ka ng who's there? Panira naman ang moment to. From my baby loves. Okay, ask me again. Ay, bonggang baby ko, nag-demand pa talaga. To my baby loves. Knock-knock. Muli kong text sa kanya. Naagad naman niya sinagot. From my baby loves. Who's there? To my baby loves. Anong bansa na kapag binigkas mo'y hindi gagalaw at magdidikit ang labi mo? Ilang minuto nang nakalipas pero wala pa rin siyang reply. Masyado yatang nahirapan. From my baby loves. I don't know. Say it.
Sa tinagal-tagal ko naghintay ng reply niya, yun lang palang sasabihin niya. Anak ng Tokwa, to my baby loves, Hong Kong! Ano ba yan? Ang boring naman palang katext ng taong to. Hindi marunong makisabay sa joke. Nag-send pa ulit ako ng text sa kanya. Hindi ko na inisip kung magagalit siya o ano. Ang mahalaga, nakaka-text ko siya. Sapat na yun sa akin. To my baby loves, ito last na. Kung si Mickey ay may mini, si Mr. Bean ay may Teddy, sino naman ang kay Aldrich? From my baby loves. Sino? Aba, ang bilis mag-reply. Napangiti akong muli bago sumagot sa kanya. To my baby loves, edi si Anna! I smile as I sent the text and wait for his reply. Pero nakarating na kami lahat-lahat sa airport. Wala man lang naging reply ang magaling kong amo. Siguro nga, hindi niya na-gets o baka naman napikon. Brian and I sat in the bench while waiting for Ayana to come out. Ilang minuto na rin kami naghihintay pero ang bruha wala pa rin. Naligaw na yata sa loob ang gaga. Nasa ganung pag-iisip ako nang biglang mag-vibrate ang cellphone ko. And I saw the message coming from my boss. As I open and read it, daig ko pang nanalo sa loto habang impit na tumitili. Gusto ko pa sanang tumalon-talon kaso baka pagkamalan na akong baliw. From my baby loves. Pwede, bagay. So, anong score? Tanong sa akin ni Ariana habang kumakain at umiinom dito sa Clovey. Ilang oras din ako naghintay sa kanya kanina hanggang si iwan na ako ni Brian. Ngayon, heto kami sa Clovey kung tawagin nila. First time ko nakapunta sa ganitong lugar. Ariana said, I should try to relax like this for a while. And I think she's right. But this place is too crowded. Halos magsigawan na nga kami upang marinig ang isa't isa. Anong score? Para saan? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Score sa exam mo? Natural sa inyong dalawa ng amo mo? Malakas na sagot niya. Aba, ang lukarit na to. Kung sigawan ako, akala sumisigaw sa bingya. From 1 to 10, 10 ang pinakamataas na rate. Dagdag niya pa bago sumubo ng cheesecake. Ah, siguro 1. Naghihingalupa. Pasigaw ring sagot ko sa kanya. Kulang na lang maibuga ng gaga ang kinakain niya dahil sa sinabi ko bago tumawa ng pagkalakas-lakas. Nakakahiya namang kasama itong babaeng to. Napakahinang nila lang. E kung maghubad ka na lang sa harap niya, nagtigasan naman yung si Daddy Aldriana. Malakas niyang sabi. Kung malanding to kayang hubaran ko, isasama ko na ring hubaran buong pagkatao niya. Ganito ba talaga nagagawa ng matagal na nairaan sa ibang bansa? Napakawalang hiya. Naririnig na yata siya ng ibang kumakain at umiinom dito sa club pero baliwala lang sa kanya. Sinong Aldriana? Kuryosong tanong ko. Aldrich plus Anna equals Aldriana, boba? Alam mo Anna, minsan hindi ko maintindihan. Matalino ka naman pero sadyang may pagkabalo ka. Ano? Patanong niyang sabi sa akin. Yes, Ariana's right. Hindi ko rin naman masisisi kung bakit ganun ang tingin sa akin ng tao. Nabuhay ako na marangya na pinangarap ng iba. Nakakain ko lahat ng gusto ko. Hindi tulad ng iba na pinagkakasya kung ano lang ang nakakain sa mesa. Nabibili ko lahat ng gusto ko nang walang kahirap-hirap. Hindi tulad ng iba na kailangan pang pag-ipunan at paghirapan muna bago nila makuha ang gusto nila. Yes, I have a wealthy lifestyle that every normal person wanted to have. But I only need one, freedom. What does it taste like? I unconsciously asked Ariana. What does freedom taste like? Muli kong tanong sa kanya. Dahil matagal ko nang pinapangarap na maranasan man lang yun. Buong buhay ko'y umiikot sa kung ano man ang gusto ng magulang ko para sa akin. Habang ang ibang bata'y masayang naglalaro sa damuhan sa ilalim ng malakas na patak ng ulan, ako nasa loob ng rancho. Nakatanaw sa bintana ng rancho, pinapanood silang magsaya. Habang ang ibang mag-aaral ay masayang naglalakad sa gitna ng init ng araw kasama ng kaibigan nila. Ako, nasa loob nag-aaral ng kung ano-anong instrumento na kailangan ko raw matutunan. Because according to my parents, that's what a princess do. But I'm not a princess. I just wanted to be me. I struggle a lot and work so hard just to feel that freedom that we both wanted. Nakita ko ang babaeng kumakanta sa entablado. Nang mabaling ang tingin ko doon, malamyos at masarap sa tenga ang boses niya. She sing like she wanted to tell a story, a love story to be exact, but it sounds painful. At kung may pinagdadaanan kang sakit ay baka mapaiyak ka rin. She looks familiar though.
Parang nakita ko na siya o sadyang hilo na ako. Ang ikli ng panahon na binigay sa atin ng pag-ibig na para bang isang halik sa hangin. I also want to sing. Pakiramdam ko natatamaan na ako dahil sa alak na iniinom namin. Kaya naman na matapos ang babaeng kumanta, umakyat ako doon at kumanta na akala may profesional. Ngayon lang naman at wala namang nakakakilala sa akin dito maliban kay Ariana. Ariana's POV. On the second thought, napahilot na lang sa sentido si Ariana nang biglang umakyat sa stage ang pinsan niyang Bobita. Bago kumanta, nakala mo pala kang kumukukak-kukak sa ilalim ng ulan. Ayaw ko sana kung ikaw'y magwawala, mawawasak lamang ang puso ko. Tang na, mali-mali na ngang lyrics, may papiyok-piyok pang gaga. But as her supportive cousin, pumapalakpak na lang ako kahit labag sa loob ko. Lumiko ka man ay naiwan bakas ng iyong pinagsamahan. Ang awiting ito ay malala na. Damn! Bakit ganito? I know this song but the TV of yours gave me a wrong lyrics. Diyos mi talaga. Malala na nga. Malala ng gaga. Mali raw ang lyrics sa TV. Eh siya nga ang mali-mali ang pagkanta. I call Brian for help. But he said he's busy right now. He gave me his cousin's number instead. Na agad ko naman tinawagan. Can you pick up my cousin Anna here at Club B? I'm her cousin. She's dumb wasted and sadly I have to go now. Sunod-sunod kong saad na sagutin ng pinsan ni Brian ang tawag ko. Kahit nakailang mura lang ang lalaki sa kabilang linya, ay pumayag pa rin naman siya sa huli. Ah ma'am, excuse po, pwede niyo po bang pigilan yung kasama niyo? Gusto niya po kasing basagin yung TV. Nag-aalang ang sabi ng waiter na hindi ko alam kung saan galing. Nakakahiya naman kasi itong gagang Ana na ito. Kung hindi ko lang talaga pinsan to, iiwan ko talaga siya mag-isa dito. Ah, yung kumakanta ba? Naku, pasensya ka na, hindi ko siya kilala. Hayaan mo lang siya, ipabasag mo lahat. Maraming pambayad yun. Ngisi-ngisi kong sagot sa waiter. Langiya, sa kahihiyang ginagawa ni Ana talagang itatakwil ko siya. At ang bruha, nakuha pang kumanta ulit. Dapat pala hindi ko na siya dinala dito. Nag-voice lesson pang Bobitang yan dati pero ganyan ang boses. Sa totoo lang, para siyang kalabaw na hindi maere-ere. Dahil hindi na ako nakapagtimpi at baka kung ano na rin ang masabi ng lasing na si Ana, kinaladkad ko na siya pababa at pinaupo sa dati niyang pwesto. Hey, kakanta pa ako, she said. Pero lupay-pay ng ulo sa mesa. Kumalma ka, Anastasia. Yang talento mo, utang na loob, itago mo na lang. Sarcastic kong sagot ko naman sa kanya. Kung makapal ang mukha ko, mas makapal naman yata ang mukha ng bruhang to. Listen to me, Anna. I have to go. May interview ang amo ko bukas sa morning show. Marami akong kailangang ayusin. I call Brian but he's busy, so I call his cousin instead. Sa inaba-haba na sinabi ko, mukhang walang narinig ang bruha dahil nakatulog na sa kalasingan. Mahabagin, paano ba to? I call Brian's cousins again. Luckily, he's already outside the club. So, I pick up all my things at iniwan na si Anna. But I left a note para naman hindi nakakahiya sa pinsan ni Brian. Hey, my cousin is worth millions, so if you're planning to do something bad, please be advised na tuluyan mo na para wala ka nang poproblemahin pa. P.S. Hawak ang buhay ng pinsan mo pati na rin ang buong angkan nyo, kaya umayos ka. After that, I left without even saying goodbye. Hindi rin naman ako dapat narito dahil baka makasira ito sa imahe ng aking mahal at nag-iisang modelo. Aldrich POV. Meanwhile, Aldrich was busy reading all the papers in front of him. Yun yung mga papel at blueprint para sa construction na ginagawa ng team niya. Nang biglang may tumawag sa kanya na anong number. Akala ko scammer kaya hindi ko sana papansinin or paniniwalaan. But when I heard Anna's name, mabilis pa sa alas 4 akong nag-alsabalutan. Bakit pagdating sa babae yun, nawawala ako sa tamang wisyo? Imbis na nakaplano na ako, biglang nawala dahil lang sa maganda kong yaya. I also can't imagine my smile when she sent me a knock-knock. Ang corny naman pero natawa ako. Para rin akong tanga napapangiti habang umiiling. Nang sinabi niyang si Aldrich ay para kay Anna, I drive as if I'm driving for my damn life. Lasing malamang ang baliw na Anna na yun. Pero bakit naman siya naglasing? At sino bang kadate niya? Yung tumawag kaya sa akin? But that's a girl? Is Anna a lesbian?
Oh God, ano bang pinag-iisip ko? Nang makarating ako sa Club B, agad akong pumasok sa loob at hinanap si Anna. The place is too crowded. Nilibot ko pang paningin ko sa buong lugar. Hanggang sa nakita ko si Anna na nakayuko sa mesa at nag-iisa. Lumapit ako sa kinaroroonan niya at napansin ko ang sulat sa mesa. Para saan naman kaya to? Hey, my cousin is worth million. So if you're planning to do something bad, please be advised na tuluyan mo na para wala ka nang poproblemahin pa. P.S. Hawak ang buhay ng pinsan mo pati na rin ang buong angkan nyo kaya umayos ka? Dahil, who left this note? Yung tumawag siguro sa akin. Worth million, ha? Nising kong duli nga yata wala itong babaeng to dahil hindi pa naman siya nagsweldo. Bumaling ako kay Anna at bahagya siyang tinapi ko pang gisingin. Hey! Niyugyug ko pang balikat niya para magising siya. Hey Anna, it's me Aldrich. Come on, let's go home. Bulong ko sa tenga niya upang marinig niya ako. Parang password naman yun at dahan-dahang nagmulat ang mata niya. Hey Han! Mahinang usal niya. I was shocked. All my life, Patricia was the only person who called me Han as our endearment. But when Anna said that unconsciously, my breath literally stopped. What the hell? You're so handsome. You smell like a baby too. Can I marry you instead of that damn horse that my dad wanted to be married? Lasing na nga itong baliw na to. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Anna, come on. Get up. We're going home. Kinuha ko ng bag niya takmang itatayo siya. Ngunit hinila niya ako ng marahas at hindi ako naging handa. Kaya napaupo rin ako sa tabi niya. I want to sing. Tinuro niya pang stage. I want to sing there. I'm not yet done. Nakakapagtakang diretso siyang mag-English. Hindi lang dahil sa kung lasing siya o ano. At kung hindi lang namumungay ang mata niya at ngumingisi na parang adik, ay hindi ako maniniwalang lasing siya. Can I kiss you? She asked. Oh, I will kiss you anyway. Giit niya pa. She gave me a quick kiss in my lips after she said that. Damn! Pinihihirapan ako ng baliw kong yaya na to. Binuhat ko na lang siya na pa-bridal style upang mailabas ko na siya dito at nang makauwi na rin kami. Bigla pa siyang kumanta habang karga ko siya na ikinabigla ako talaga. Ayaw ko na sana na ikaw'y mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ooh. Shit! I didn't have a damn idea na ganito kasama ang boses niya. Parang kambing na kinakatay tapos naghihingalo. Inupo ko siya sa tabi ng driver's seat at nilagay ang seatbelt bago nag-drive na pauwi. Mabuti na lang at nakatulog na siya. After an hour drive, sa wakas nakarating na rin kami sa bahay ko. At ang magaling kong yaya ay tulog pa rin. Inihiga ko siya sa kama niya at pinakatitigan. Yes, my yaya is undeniably gorgeous. She looks like a boss na niyaya. Pero bakit ko ba iniisip to? When did I start noticing my Anna? Dahil, kailan pa naging akin ang yaya kong ito? Is it that I think, oh no, mahal ko na bang baliw kong yaya? Aldrich POV. Ayúdame, no quiero casarme. Yun ang paulit-ulit na sinasabi ni Anna kagabi habang pinupunasan ko ang kanyang mukha. Halos umiyak din siya habang sinasabi niya yun. Nasasaktan ba siya? Is she in trouble? Bakit may pakaramdam ako na napakarami sikreto sa likod ng maskara ng aking yaya? Is she really a nanny? Sa kaisipang yun, nagtanong ako sa mga kaibigan ko sa aming GC. Baka sakaling alam nilang ibig sabihin ng mga salitang binigkas ni Anna kagabi. Macho gapitos. Aldrich cute. What does ayudami no quiero casarme means? Akala ko'y walang sasagot sa kanila, ngunit ang mga ungas ay halos sabay-sabay na sumagot. Daryl the Great. I think that was a Spanish word or language. Leo. Try to search on Google. Steve Jumbo. Buhay ka pa palang, hayop ka. Marcus. Aldrich bro, is that you? Langya pre. Miss na kita. Dati lang uhugin ka pa. Ngayon tingnan mo nga naman, binata ka na. Napukaw naman ang atensyon ko sa chat ni Marcus na yon. Ano bang pinagsasabi ng hayop na Marcus na to? Ang sarap bigawasan ng ngalangalatang na. Wala na sana akong balak na magbasa ng mga chat nila. Ngunit naintriga ako sa mensahe ni Noel. Noel Osam. Help me, I don't want to get married.
Ricky, ano na namang kagaguhan niya pinagsasabi mo, Noel? Yun din sanang gusto kong tanungin, naunahan lang ako ni Ricky. Minsan talaga hindi ko alam kung may matino pa ba sa mga kaibigan ko o sadyang ako lang ang namumukod tanging matino. Noel Osam. FYI, ayuda mi no quiero casarme means, help me, I don't want to get married, mga bobo. Steve Jumbo. How sure are you? Gamunggo lang naman ang utak mo na durug pa. Noel Osam. Have you all forgot that I'm a damn Spaniard? Titi mong gamunggo, Steve Bobo. Nang mabasa kong chat na yun ni Noel, nawala nga rin talaga sa isip ko na may lahi siyang Kastila. If that's so, why does my nanny say that all of the sudden? Ricky Famous. Anyway, lahat kayo invited sa baby reveal party na gaganapin dito sa bahay. Sa Sunday na yun, no gift, no entry. At 10,000 pesos na ang tinatanggap kung sakaling cash ang ibibigay nyo. Salamat sa akin dahil inimbitahan ko kayo. Lahat kami ay umalma sa sinabi ng ulupong na Ricky. Kung hindi baga na masaksakan ang kakapalan ng mukha ng taong yun. Hindi pa lumalabas ang anak niya, may presyo na kaagad ang aginaldo namin. Ano yun, lokohan? Sir Aldrich, nandyan ka pala? Napalingon naman ako sa likod ko nang biglang magsalitang namumukod tangi kong yaya. So gising na palang magaling kong yaya? Akala ko wala ka ng balak magising, mahal na senyorita. Malakas na singhal ko sa kanya. Nagulat pang siste sa sinabi ko. Anong akala niya? Nakikipagbiruan ako? Aba, tanghali na! Anong pagkain? Muntik ko pang maibug ang kaping kahihigup ko lang dahil sa tanong niya. Wahul lang, bilib na ako talaga sa tindi ng fighting spirit ng isang ito. Gusto ko lang malaman mo na ni almusal wala pang nilalaman ng tiyan ko. Ngayon tanghali na, kape pa lang naiinom ko. Wala pang naluto at mas lalong wala pang nakahain. Kaya ano pa sa tingin mo dapat mong gawin? Sunod-sunod kong litanya sa kanya. Kulang na lang lantaran kong sabihin sa kanya na kumilos na siya at nakakahiya naman sa akin. Bakit naman kasi sir sa tinagal-tagal mo malamang na nakaupo dyan na hindi ka pa nagluto? Di sana nakakain ka na, hindi ba? Tapos ngayon sa akin ka magagalit. Kitang kagigising ko lang? Mahabang sagot niya. Bravo. Wala na ata akong nasabi. Kung ganitong katulong niyo, malamang si Santi agad to. Pero dahil napakabait ko, napapasabunot na lang talaga ako sa sarili kong buhok. Ana, ipinapaalala ko lang na ako ang amo dito at ikaw ang kasambahay. Kaya lahat ng nare-reklamo mo dyan, ikaw ang dapat na gumawa. Ano, magpapalit na tayo ng pwesto? Nagtitimping saad ko sa kanya. Ngunit ang magaling kong yaya, umirap lang at nag-walk out pa. Aba, matindi talaga. Ana, come back here! Sigaw ko sa kanya dahil hindi ko maiwasang mapikon talaga. Tigilan mo nga ako, sir. Masakit ang ulo ko. Wag ngayon. Gusto mong kumilos ako, hindi ba? Ngayon kikilos na, pababalikin mo ko. Yung totoo, magchichismisan muna tayo? Narinig ko pang sigaw niya habang nasa kusina. Hindi ko alam kung ano bang naging kasalanan ko at nagkaroon ako ng katulong na daig pa ang amo. Sa sobrang asar ko, naglabas ulit ako ng saloobin sa GC namin. Macho Gapitos, Aldrich Cute. Bakit pa ako nagkaroon ng yayang ganito? Daig pa ang boss? Feeling stress. Bigla akong chat sa grupo namin para kahit papaan naman ay mabawasan ang stress ko sa katawan. Sunod-sunod naman ang naging reply nila. Mukhang mga walang trabaho ang ungasa. Noel Osam. Dating the most moneyed lady in the whole wide world. Feeling mad pero gwapo pa rin. Steve Jumbo. Deep inside, my girl. Vitamin kama lang sapat na. Noel Osam. Isa kang malaking dugyot, Steve. Napakabastos mong hayop ka. Ricky Famous. Eating the most poisonous cupcake made by my beautiful wife. LBM Bagsak. Daryl the Great. Magsitigil nga kayong lahat. Ang iingay nyo. Marami akong trabaho ngayon. Working handsome at the moment. Akala ko makakapaglabas ako ng stress sa mga to. Pero mukhang mas lalo lang din akong na-stress. Si Steve lang yatang hayahay ang buhay. Katanghali ang tapat, nagpapasarap ang gago. Leo. At the gym with Marcus. Padagdag abs ang peg, mga ses! Magre-reply pa sana ako na biglang sumigaw ang magaling kong katulong sa kusina na agad ko namang pinuntahan. Nakita ko pa siyang hirap na hirap magprito ng isda. Hindi ko alam kung tatawa ba ako o maawa o mabubusit. 1, 2,
3. Ah! Diyos mio! On the count of 3, tinapon niya lang naman ang kaawa-awang tilapia sa kawali. Sa kamamadali, hindi naman na-shoot bago kumaripas ng takbo. Ano ba naman klaseng taong to? Last ka na, umayos ka! Pagkakausap niya pa sa isa pang tilapia bago bumuelo tinagis ulit. Pero ang siste, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. At sa akin pa lumipad ang punyetang tilapia. Nasa ulo ko pa nga naglanding. Bullshit, Ana! Malakas na bigkas ko sa pangalan niya. Kung kanina nakakapagtimpi pa ako pero ngayon, nasagad ng pasensya ko. Hala! Paano napunta sa ulo mo yung isda? Tanong niya. Kung nakakamatay lang ang tingin, kanina pa pinaglalamayan ang isang to. Sorry, sir! Hindi bale, kunti na lang makakaluto na ako ng isa! Dagdag niya pa. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko sa katulong kong ito. Tinalikuran ko na lang siya ulit at tumupo sa upuang nakapaharap sa kanya para makita na rin kung ano pang kapalpakan ang gagawin niya. I watched her fry that damn fish and pour some ready-made juice on a glass. After an hour of watching her, I noticed that she knew how to prepare a proper utensils in order. Alam niya rin kung saan dapat nakalagay ang knife, fork, spoon at kung ano-ano pa. Binigyan niya pa ako ng table napkin bago inihanda ang naluto niya ng pagkain. At yun ay walang iba kundi ang isdang pinirito niya at bread. Isang napakalalim na buntong hininga pinakawalan ko bago tumingin sa kanya. Ana, alam mo ba na ang pritong isday ulam na ang kasama sana ay kanin? Maang natanong ko sa kanya. I watch her how she played her fingers. Her cheeks turned red and she bowed her head and pout. Eh, sir, kasi hindi ko alam gamitin yung rice cooker. At saka, nasaan ba yung bigas? Oh, man. Ngayon lang talaga ako nakakita ng katulong na hindi marunong gumamit ng rice cooker. Umiling na lang ako at humugot ng pagkahaba-habang buntong hininga. Saka inumpisahang suri ng isdang niluto niya. Napalunok pa ako na makita kung nanggigitata sa mantika ang tilapia. Ang kalahati ay sunog habang ang kabila naman ay papasa ng hilaw. Bukod pa roon, ang lintik na tilapia ay may kaliskis pa nga. At nang sinimulan kong himayin ang isda, o Diyos kong mahabagin. Bukod sa fresh na fresh pang hasang niya, kompleto pa rin ang large and small intestines. Isama na rin ang abdo, balon-balunan, puso at sige. Idamay na rin pati kaluluwa ng lintik na tilapia. Ana, saan ka naman nakakita ng pritong isda na ni kaliskis kompleto pa? Hindi mo malang yata nilinisan ito? Pagre-reklamo ko sa kanya. Sa totoo lang talaga, pakaramdam ko'y nadagdagan ang edad ko sa magaling kong yaya na to. Eh, sir, hindi pa ba yan linis? Bakit naman kasi binibenta sa supermarket yan kung hindi naman pala malinis? Nagtatakang sagot niya naman. Wala na. Hands down na ako sa napaka-brilliant idea niya. I went to my room then took a fast shower. Nakapag-desisyon na akong kumain na lang sa labas. Hindi ko maatim kainin ang luto ni Ana. Sa kabilang banda, daig pa ni Ana ang pinagtakloban ng langit at lupa. Kaka-impress sa amo niya, ayun, lalo na nagkanda leche-leche lahat ng ginagawa niya. Ana's POV. Nang tingnan kong isda, napangiwi rin ako. Para bang nagsusumamo siya at sinasabing, utang na loob, ilibing mo na lang ako. Mali ko ba naman kasi kung paano linisin itong tilapia na to? Hoy ikaw! Amo natin gutom na at ako pagod na! Pagkakausap ko sa tilapiang walang kamalay-malay. Kung bakit ba kasi isda pang naisipan kong lutuin? Ayan tuloy, ang kaawa-awang tilapia na kasimangot na nga, katakot-takot pang panlalaitan na tanggap. Pero at least namatay siyang kumpleto mula kaliskis hanggang laman loob. Niligpit ko ng lahat ng ginamit ko tinapon ng isda. Kahit siguro po sa itatanggihan ng niluto ko. Matapos ko magligpit ay pumunta ako sa living room at nagpa siyang manood na lang. Wala naman na ako masyadong gagawin kung kaya't binuksan ko na ang TV at walang pakialam na humiga sa sofa. Breaking news! The one and only heiress of Alcantara named Anastasia Alcantara reported as kidnapped by unknown. Daig ko pang binuhusan ang kumukulong mantika nang bumungod sa akin ang balitang yun. Nagdeklara na rin ng mag-asawang Alcantara na magbibigay ng 5 million pesos kung may makakapagturo sa kidnapper at sa kanilang anak. Hanggang ngayon ay wala pang balita kung saan huli nakita ang dalaga.
Nagpakalat na rin ang larawan sa buong lalawigan ng Mariveles Bataan at pinaaabot na rin sa iba pang karatig lugar. Sa nanginginig na kamay ay pinatay ko kaagad ang TV matapos ang balitang yun. Naig ko pang naging isang malamig na bangkay dahil doon. Hindi pwedeng malaman ni Aldrich to. At mas lalong hindi pwedeng madami si Aldrich sa gulong pinasok ko. Losyento pero necessity to volver ka kasa. Mabilis na lumipas ang araw at parang naging normal na lang rin ang araw-araw na bangayan namin ng amo ko. Naig pa namin ang mag-asawa pero hanggang ngayon hindi pa rin maalis-alis sa isip ko yung balitang napanood ko tungkol sa akin 2 linggo na ang nakalipas. Habang si Aldrich ay ginugugol ang buong araw niya sa trabaho, ako naman ay parang preso na naghihintay lang dito sa bahay para na rin walang makakilala sa akin. Abala ako sa paghahanda ng sopas na sinearch ko pa talaga sa Google, YouTube at pati na rin sa online cooking show. Habang yung 2 kabayo naman ay abala sa paglalaro ng Mobile Legends, ako dito'y hirap na sa lahat ng gawain dahil may mga bisita raw ang masungit kong amo. Bro, baba! Tang na! Iniwan mo kong mag-isa! Apat yung naroon, isama pa yung turi! Narinig ko sigaw ni Brian at nang sinilip ko sila, pareho sila nakatutok sa cellphone nila. Tanga ka pala eh. Alam mong 4 sila, susugod ka pa. Ang lakas ng loob mong sumabak sa gera tapos gamit mo yung lintik na cyclops na yan. Kung hindi ka ba naman isa't kalahating engot? Sagot naman ni Aldrich na akala mo kung sinong magaling. Samantalang narinig ko sila kanina at kakatungtong lang daw nila sa Master 4 na rank. Eh di wow! Nagpatuloy lang sila magbangayan hanggang sa marinig kong tumutunog ang doorbell. Hinintay kong may tumayo man lang sana sa isa sa mga lalaking narito upang pagbuksan ang kung sino mang nasa labas. Ngunit, wala ni isa sa kanilang nagkusa. Ana, open the door. Baka yun na yung mga hudas, sigaw ni Aldrich. Kaya naman agad akong pumunta sa pinto para pagbuksan ang mga hudas daw. Ngunit, ganun na lang ang gulat ko nang bumungad sa akin ang 6 na nagagwapuhang lalaki at isang maldita na kilalang kilala ko. At yun ang malditang iyon ay si Ariana May, ang nag-iisa at namumukod tangi kong gagang pinsan. Excuse me, but who are you? Tanong sa akin isang lalaki na hindi ko alam kung sino. Pero Diyos me, ang gwapo. Pre, huwag mong takutin. By the way, I'm Steve. And you are? Tanong naman ang isa pa. Kung ganito naman kagwapo ang bubungad sa akin araw-araw, baka hindi na ako matulog. Anas! I mean, Ana ho yung pangalan ko. Kayo na ba yung mga hudas? Nakangiti at baliwalang tanong ko. Nalaki naman ang mata nila tagad itinuro ang lalaking nagngangalang Steve na kalaunan ay umalma. Sabi kasi ng amo ko may inaasahan siyang mga hudas na darating. Kayo na ba yun? Sa sinabi kong yun para silang mga kalabaw na handa ng manuwag at naguunahang magsipasok sa loob habang sinisigaw ang pangalan ni Aldrich. Nang nakapasok na silang lahat at 2 na lang kami ni Ariana na naiwan sa labas, daig pa namin ang mortal na magkaaway kung magpataasan ng kilay. Hoy, malandi ka! Bakit puro gwapong hudas ang mga kasama mo ha? Walang yang Arya! Magsasalita pa sana ako nang bigla na lang takpan ng gagang Ariana ang bibig ko. Sige, subukan mong bigkasin ang buong pangalan ko, Anastasia. Bibigwasin ko talaga yung ngalangala mo. Abat ang buruang Ariana na to? Eh ko yung ngalangala niya kaya ang bigwasan ko ng paulit-ulit. Tinabig kong kamay niya at sinamaan siya ng tingin. Hoy Ariana, hindi porket nagpapanggap akong katulong dito at baka umabuso ka. Subukan mo lang na malaman mo kung paano masikmuraan sa likod. Matarin na buwelta ko sa kanya. Ganyan kami magmahalan ng kaisa-isa kong pinsan. Kung ibang tao siguro makakarinig sa amin, malamang aakalain nilang nag-aaway kami. I'll behave, okay? Just don't say that worst name of mine, lalong sarap na mga gunggong na yon. Itinuro niya pa mga kalalakihan nagsipasok. Papasok na rin sana siya nang biglang may naalala. Lintik Ana, katulong ka rito? Gusto kong malaman isa-isa kung ano na bang naging silbi at nagawa mo dito. Sa tanong niya yun, mangaling-ngaling ko na talaga siya sa bunutan kung hindi lang biglang may nagsalita sa likuran ko. Abat ang 2 Bruhilda, nagsama. How my best buddy? Musta ang US of A? Tanong ni Brian kay Ariana. Na ikinairap ko, isa pa itong mokong na to. E di US of A pa rin. Ikaw ba, kailan ka magiging matino? Balta naman ang magaling kong pinsan. Kunwari pang gaga pero halata namang kinikilig ang singit niya.
Kung balak niyo magchismisan, go ahead. Pero yung sikreto natin, huwag niyong kalilimutan. Pag-uuntigin ko kayong dalawa. Pagbabanta ko sa kanilang dalawa bago nagmarcha papasok sa loob. Sa kabilang banda, pumunta naman si Aldrich pati na rin ang mga kaibigan niya sa pool area. Minsan lang din kasi mangyari na magsama-sama silang lahat. Kaila lang din ulit siya nakasama sa mga kaibigan niya noong kasal ni Ricky at noong baby reveal party na pakana ng asawa nito. Aldrich POV. Bro, sino yung babae nagbukas sa amin ng pinto? Tanong ni Chismoso si Steve sa akin. Who? I ask him back. The one who opened the door for us, unless may iba pang babae dito. Gate naman ni Daryl na kaibigan ko rin. She's my yaya. Bale, walang sagot ko na ikinaalman nila. Muntik pang maibugan ni Leo at Marcos ang iniinom nila. Alim na kalalakihang maluluwag ang tornilyo sa utak ang mga kaibigan ko. At ngayon ngay, heto silang lahat. Nagsama-sama upang makikain. Katulong mo? Tang na. Bakit ang ganda? Swap tayo ng katulong, bro. Muli sabi ni Steve na nakaan ng batok sa iba pa. Where is Noel anyway? Tanong ko sa kanila na mapansin kong walang isa pang Judas at hindi na rin pinagkaabalahang sagutin si Steve. May inaasikaso yata sa province yun. Mukhang problemadong ungas pero susunod naman daw, sagot ni Ricky. Sa sobrang busy ko hindi ko na alam kung ano-ano na nangyari sa mga kaibigan kong ito. Magkakilala pala si Ariana at yung pinsan mo si Brian? Muli pa tanong ni Ricky. Yeah, they were friends. Hindi ko nga rin alam na magkakilala sila. Pagkasabi ko noon ay dumating naman ang tatlo. Sina Brian, Ariana at si Anna. Anna wore her maid uniform kaya madaling sabihin na siya ang katulong. Pero kung titignan mong mabuti, para namang hindi siya katulong, may pagkakahawig pa nga sila ni Ariana. Anna, pwede mo ba kaming dalhan ng pagkain? You can also join us if you want. Marahang saad ko na makalapit sila sa amin. Agad naman siya sumunod kahit halata naman na labag sa loob niya. Nagpresenta rin si Ariana at tutulungan siya sa kusina. Ngunit katakot-takot na wag nang sagot ng mga kaibigan ko. Baka raw gumawa pa na hindi kaaya-ayang gawain si Ariana. Sumunod naman si Brian upang kumuha ng alak at mga plato. Upang hindi na rin mahirapan si Anna na dali na mangayon dito. After a minute, Anna put all the food she prepared. Tatlong nakatakip na medyo may kalakayang lalagyan ang inilapag niya sa mesa bago isa-isang inihanda ang mga plato. We can serve ourselves, Anna. Don't mind those devils. May mga kamayahud yung yan. Pabayaan mo silang kumuha ng pagkain nila. Maring saad ni Ariana at hinila si Anna upang umupo sa tabi niya. Daryl opened the bigger size container to get some food. Only to stop when we saw a container full of red petals of rose? What is this? Daryl asked Anna. While Anna proudly explained the food she cooked and served for us. Sopa, sir. Napanood ko yan sa YouTube. Masarap at good yan for the health. Nakangiting sagot ni Anna kay Daryl. Hindi ko alam kung ako lang ba o pati na rin ang mga kaibigan ko napahugot ng napakalalim na buntong hininga. Ngunit kahit isa sa kanila ay walang nagkomento na hindi maganda. Dahil na rin siguro nasa harap namin si Anna at para hindi rin sumama ang loob niya. Ricky opened the medium-sized container also to see what's inside. I saw his horrible face when he opened it. It was full of lettuce, carrots, tomatoes, and onions. Those damn vegetables looks clean and fresh pero wala nang tangkang kumuha kahit isa. Dahil bukod sa buo-buo at hindi malang hiniwa ang carrots at kamatis, ang sibuyas naman ay talagang may balat pang kasama. Saang bahay kubo niya ba ito nakuha? Hola todos! Lahat kami napatingin sa kararating na si Noel na mukhang pagod at uhaw pa. Anong meron ngayon at meeting di abasi yata tayo dito? Daig niya pa bagong dumating. Dagdag niya pa bagong tumabi sa bakanting upuan sa tabi ni Ariana. Rinig ko pang tinanong ni Ariana si Noel habang nakataas ang kilay nito. Saan ka galing? Mukhang gutom ka ah. Tanong sa kanya ni Ariana. Kinindatan lang ni Noel si Ariana bilang sagot. Bago walang sereseremonya binuksan niya ang maliit na lalagyang nasa harapan niya. Mahabaging langit! Oo ay nasigaw ni Noel at napatayo pa habang nakatingin sa lalagyang. Binuksan niya. Isa-isa niya rin binuksan ang dalawa pang lalagyan na binuksan kanina ni Ricky at Daryl. Pansin ko namang napakunot ang kilay ni Anna sa reaksyon ni Noel sa mga pagkain nasa harapan niya. Ano ba naman Ariana? Hindi pa ba sapat ang pagpapahirap mo sa mga niluto mo dati sa unit ni Amanda? Pati ba naman dito nagkalat ka ng lagim? Malakas at pasigaw niyang saad habang nakabaling kay Ariana.
Lahat kami halos natahimik, lalo nang tumayo si Anna at biglang binatukan si Noel na ikinagulat naming lahat. Pero mas lalong ikinagulat naman ni Noel. Ako nagluto niyan! Pagkain yan at huwag mong mamura-mura ang grasya! Chusy ka pa! Eh makikikain ka lang naman! Pagkasabi niya noon ay pumasok na siya sa loob ng bahay at iniwan kaming lahat na tulala. Tanging si Brian at Ariana lang yatang impit na tumatawa. Pero na nakabawi sa pagkakabigla si Noel, daig niya pang babae nagtatatalak. Tang na! Pagkain daw to? Sabay turo sa mga nakahain sarap niya. Ano to? Flowery garden? Turo niya pa sa sopas daw na may isang katerbang petas ng rose ibabaw. Sopas daw yan, sabi ng katulong ni Aldrich. Sagot naman ni Daryl habang nangingisi. Ngayon lang ako nakakita ng lintik na sopas na may nag-uumapaw na petas na rose. Papasan ng plantita ang katulong mo dahil sa ginawa niyang pangmalakasang presentation. Hindi pa naman ako nagugutuman para kumain ng bulaklak. I'm not a dumb caterpillar. And this one, alang niya, kahit gaano ka pa ka-vegetarian, kung ganyan naman ang gulay na ihahanda sa'yo, wala ba kayong kutsilyo, Aldrich? Tanong sa akin ni Noel habang umiiling at napapahilot sa sintido. Nahiya yata siyang hiwain ng kamatis at carrots, pati na rin niyang pesting sibuyas na may balat pa nga. Dagdag pa niya. Sa sinabi niyo ni Noel, kanya-kanya silang naglabas ng cellphone at tumorder ng mga pagkain dahil mukhang gutom na nga ang mga hudas. Is that a dumb fried fish? Tanong naman ni Marcos na mapansin ang laman ng isa pang lalagyan na binuksan ni Noel. Isa pa yung isda na yan! Kumbaga sa patay, ni hindi man lang inambal sa mulintik! Dagdag na naman ni Noel bago tumingin sa katabing si Ariana na walang ibang ginawa kundi tumawa ng tumawa. Simula lang pumasok sa loob ng bahay si Anna. Idagdag pa si Brian na parang maiihi na rin kakatawa. Habang ang iba'y halos bumaliktad ang sikmura sa pagkaing nakikita nila. Yung tilapia mo, Aldrich, mukhang pagod na sa buhay niya, Leo said. Ni hindi man lang ata nabawasan kahit isang kaliskis. Dagdag naman na sabi ni Steve. Pustahan tayo, may mga itlog pa yan sa tiyan. Baka nandun pa yung bubuo sa family history nila. Sagot naman ni Marcus. Sa laki na tiyan niyang isda, mukhang binusog niya muna bago niya sinalang ng buo. Nakaala ko yung fried chicken lang ni Ariana ang tirik ang mata. Pati pala tilapia tumitirik ang mata pag nahihirapan ng husto. Bukang-buka pang bibig para sumisigaw na saklolo. Sabi naman ni Ricky na umiiling-iling pa. Dahil nasanin na ako sa mga kapalpakan ni Anna, hindi na bago sa paningin ko nakakita ko ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ba klaseng cooking skills meron siya. Kaya nga pakaramdam ko rin ay bahagyang nabawasan ng timbang ko dahil hindi na ako nakakakain ng maayos simula na naging katulong ko siya. Maiiwan ko muna kayo. Puntahan ko lang si Anna. Baka kasi ma-depression magbigti ng maaga. Kawawa naman! Tumayo na si Ariana at pumasok sa loob na sinundan naman ni Brian matapos niyang sabihin iyon. Nagkukulitan pang dalawa habang papasok sa loob. Napansin ko naman na dumilim ang mukha ni Noel na nakatanaw sa dalawang papasok sa loob ng bahay. Meanwhile, hinuhugasan ni Anna ang mga ginamit niya sa pagluluto ng mga pagkain hindi na nga tinikman hinusgahan pa. Tunay ngang mga hudas sila, bulong ko sa aking sarili. Mahal kong pinsan, sa pagkakaalam ko, kapag maghuhugas ng mga pinagkainan o pinagamitan, dapat inuunang mga utensils. Biglang sabat na magaling kong pinsan na hindi ko namalayang, nasa likod ko na pala, kasamang hampas lupang si Brian. Tigilan mo ko, Ariana! Kailangan ko pa bang unahin kung ano man na nandito kung mas nauna nang sumama ang loob ko? Ikaw ngang maghugas dito? Sagot ko naman sa kanya na ikinairap lang ng gaga. Maiba nga pala tayo. Kailan ka babalik na Mariveles? Tanong sa akin ni Ariana na hindi ko naman agad nasagot. I saw the news, Anna. Wala kang maililihim sa akin. Alam mo tutulungan kita sa lahat ng paraang alam ko pero mukhang nasagad ng pasensya ni Tito. I think you should talk to him. Dagdag niya pa na parabang napakadaling gawin. Hindi ko na rin alam kung ano bang dapat kong gawin. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Kung anong mangyayari sa akin kapag bumalik ako sa asyenda at kung paano ko lulusutan ng mga gulong pinasok ko. Ayaw ko rin naman na may madamay na iba dahil sa kagagahan ko. Nasa ganong pag-iisip ako nang biglang pumasok si Aldrich na madilim ang muka. Galit na galit niya ibinagsak ang diary sa harap ko na halos ikaguho ng buong mundo ko. My face was all over the newspaper that says, Anastasia Alcantara, the heiress of Alcantara International Import and Export, was kidnapped by unknown. Live and don't come back ever again.
Malakas na sigaw niya. At yun na nga ang huli salitang narinig ko kay Aldrich. Lo siento, mi amor. Aldrich, POV. Aldrich saw the newspaper that Noel brought. Since hindi na masyado napapansin ng mga babasahin tulad ng dyaryo, o kaya naman magazine dahil na rin sa mga naglipa ng gadgets. Hindi ko rin iniisip na basahin ang ilang mga artikulo sa mga pahayagan. Pero natigilan ako nang makita kong mukha ni Anna sa unang pahina ng newspaper. Halos kalahati ng dyaryong mukha niya na nagsasabing, si Anna Anastasia Alcantara, ang tagapagmana ng Alcantara International Import and Export ay kinidnap ng hindi kilalang tao. Shit! Binasa ko ito at hindi isang beses kundi tatlo. Sa halos dalawang buwan na pagtatrabaho ni Anna dito sa akin, ngayon ko lang din napagtanto na kaya pala lahat ng gawin niya, maliit man o malaki, ay palpak dahil hindi naman niya talaga ginagawa iyon. Niminsan, kahit na may kutob o hinala na ako sa kanya, hindi ako nagdalawang isip na hindi siya pagkatiwalaan. Halos tunawin niya ang napakalamig kong puso, malapit na siya at sa pamamagitan niya ay nasa proseso ako ng pag-move on at inaabangan ang bagay na tinatawag na pagsisimulang muli. Pero nagsinungaling siya. Eto na sweldo mo sa halos dalawang buwan. Inilapag ko sa higaan niya ang tsyeka habang siya ay nag-aayos ng mga gamit niya. At manglalabas na ako upang iwan na siya. Ngunit hinawakan niya ang palapulsuhan ko, dahilan upang mapahinto ako. Aldrich, I'm sorry. I didn't plan to lie to you. Yun na yata ang pinakagasgas na salitang narinig ko sa buong buhay ko. I smirk and face her. Bakit, Anna? Ano bang plano mo? Sige nga, ikwento mo. Magkwentuhan tayo, singal ko sa kanya. Ni katiting na awa, wala akong maramdaman. Kahit na nga siguro umiyak siya ngayon sa harap ko, baka tawanan ko pa siya. I'm from Mariveles. I ran away because I don't want to get married. Believe me, Aldrich, I don't want to fool you. Kailangan ko lang na matutuluyan na trabaho because I'm running out of money. I asked Nanay Carmen if she can refer me to anyone. Kaya kahit katulong pinasok ko na kahit na wala naman akong alam dito talaga. Brian helped me also. Mahabang paliwanag niya. Ngunit kahit ano pang sabihin niya, hindi kayang itama ng pagkakamali ang isa pang pagkakamali. Pero anong sabi niya? Tinulungan siya ni Brian? Matagal na ba silang magkakilala ni Brian? So magkakilala kayo ni Brian matagal na? She nod and bowed her head. How about Ariana? If you know Brian from the very start, then you should also know Ariana. I ask her again. She's my cousin, sagot niya bago yumuko. Naihilamos kong kamay ko sa mukha ko habang paulit-ulit na sinasabi sa sariling ito na naman ako. Masaya ba? Masaya bang paglaruan ako? Tanong ko sa kanya. Kailan ko ba huling naramdaman yung ganito? Yung pakaramdam na kampante ka at tiwala ka sa mga tao na kapaligid sa'yo. Pero in the end, sila pala yung taong magpaparamdam sa'yo kung gaano ka walang kwenta sa paningin nila. Dahil kaya kanilang paikutin at paglaruan lang. Hindi naman sa ganoon, Aldrich. Maniwala ka naman sa akin, no? Hindi kita pinaglalaruan. Nagsasabi ako ng totoo kasi mahalaga ka sa akin. Mahinang saad niya. Bullshit! Isa pang gasgas na linya. Pati ako idadami pa ng babaeng to sa kadramahan niya. Kidnap by anon? Damn! Mapapahamak pa ako nang dahil sa kapalpakan niya. Alam mo, at least si Patricia, hindi ako niloko. Iniwan niya man ako. At least alam ko dahil sa pangarap niyang dahilan. Si Patricia. Langya, Aldrich, hindi ako si Patricia. Pagpuputol niya sa sasabihin ko pa sana, bago tumayo at nagpatuloy sa pagsasalita. Huwag mo ako ikumpara sa kahit na kanino. Kahit sa ex mo na iniwan ka na nga eh. Pero, punyeta, hinahanap-hanap mo pa. Naguunahan ng tumulo ang luha niya at mabilis ding namula ang mukha niya gawa ng pag-iyak. Hanggang ngayon nakakulong ka pa rin sa alaala ng babaeng yun? Wala akong pakialam sa story niyong dalawa. Wala akong pakialam kung nakamove on ka na o hindi pa. Pero sana naman huwag mong kalimutang makinig at magpatawad dahil hindi lahat ng tao katulad ni Patricia. Kasi kung ganyan ang katuwiran mo, sino pa pwede pumasok dyan? She pointed my heart at bahagyang itinulak. Kailan yung araw na kami naman ang papapasukin mo dyan sa puso mo? Wala na bang space para sa amin na pwedeng magmamahal sa'yo? Lumuluhang tanong niya. Tinalikuran ko siya at lalabas na sana pero nagsalita ulit siya na ikinagulat ko. But at the same time, hindi ko alam kung paniniwalaan ko pa ba o hindi. Sa halos dalawang buwan na nakalipas, naging abala ko na isalba ulit yung damdamin kong halos maghingalo dahil sa nakaraan.
na hindi ko na napansin na may mga tao palang gustong pumasok dito. Pero tama siya eh. May space pa nga ba? Paano ko nga ba sila papapasukin kung hanggang ngayon, iisang tao pa rin ang nakaukupa sa loob ng puso ko? Aldrich, ti amo. I face her again and give her smirk. Save that to your soon-to-be husband. And don't judge my ex without knowing her side, without knowing her story. I left after I said that. Dumiretso ako sa kwarto ko, tiningnan ang picture namin ni Patricia doon. Tama naman ang lahat ng sinabi ni Anna. Tama siya na hanggang ngayon, siguro nga hinahanap-hanap ko pa rin si Patricia. Siguro nga hanggang ngayon, umaasa pa rin akong sana mayroon pang kami kahit alam kong wala na talaga. Siguro nga tama siya na dapat matuto akong makinig at magpatawad. Pero bakit? Kung ginagawa ko ba yun, may magbabago pa ba? As I went to my closet to get a new clothes to wear, I saw the red envelope that Ricky gave me before. And yes, it's from Patricia. Huling paalam, yun na nakasulat sa harap nito. Ito na sigurong panahon para basahin kung anong nasa loob nito. Hindi ako naging handa dati, pero wala naman tamang panahon para sa pagkakataon na meron ako ngayon. Huling paalam. Oo, binasa ko yun. And after that, I chat my friends. Minsan ko na silang makasama. Ngayon, kailangan kong presensya nila upang maglabas ng sama ng loob. Napagkasundaan namin magkita-kita sa Club Vape upang uminom. Ilang minuto lang ang ginugol ko sa pagmamaneho hanggang sa makarating ako sa Club V. At na makapasok ako roon, agad akong pumunta sa VIP room na kinaroroon din ng mga kaibigan ko at ni Brian. Agad ko nakita si Ricky, Marcus, Steve, Leo, Daryl at ang pinsan kong si Brian. Wala na naman si Noel. Ewan kung saan na naman pumuntang Hudyo. How's your heart? Agad na tanong sa akin ni Ricky nang makaupo ako. Mukhang nauna na silang uminom kahit wala pa ako. Anong pinagsasabi mo? Singhal ko naman sa kanya at nagumpisa na rin uminom. Don't fool us, bro. You know we're here. Ano pa naging guwapo at macho tayo kung hindi naman tayo magpupurihan, hindi ba? Ngumising wika naman ni Brian. Tang na Brian! Hindi ko alam kung ano pa bang punto niya sa mga pinagsasabi niya. O sadyang gago lang talaga siya? Have you read the letter already? Tanong ulit ni Ricky na may nananan siyang tingin. I did. I answered and drink. Ano sulat? Lang niya, nagsusulatan kayo na hindi namin alam? Favoritism ha? Nakaka-heart yun. Pang-aasar naman ni Steve. That's Patricia's letter from our friend here. Lahat sila halos ay nagulat nang sabihin ni Ricky yun. Ano pa bang gusto ng babaeng yun? Kung hiwalay na, hiwalay na. Huwag na siyang umiiksena pa. At ikaw naman, tigilan mo na yung kahibangan mo. I punched the damn table when Brian said that. Wala silang karapatan lahat ng husgahan si Patricia. Nariyan kayo noong iwan niya ako. Nariyan kayo noong halos magpakalunod na ako araw-araw sa alak. Para lang kalimutan siya. Nariyan kayo noong panahong kailangan ko na mahihingahan. Nariyan kayo noong unti-unti ko na siyang nakakalimutan. Nariyan kayo noong nag-umpisa na akong bumangon ulit. At hanggang ngayon, nandito pa rin kayo para damayan at suportahan ako. While Patricia, she have nothing. I cried like a damn moron as I said that, but I'm still not yet done. Muli akong nagpatuloy habang lumuluha. Katangahan mang ituri, ngunit hindi ko maiwasang hindi umiyak. After all, ngayon lang naman nila ako nakaringgan ng ganito. I have everything that I need. I have everything that I want. Just to overcome that damn feelings of mine na ako naman talaga ang may kagagawan. Lahat na sa akin at hindi mala sumagi sa isip ko na anong natira sa kanya? Wala ako sa tabi niya noong kailangan niya ng taong pupunas sa mga luha niya. Wala ako sa tabi niya noong nahihirapan siyang abutin yung pangarap niya. Pangarap na hindi lang para sa kanya kundi para sa aming dalawa na dapat ako sana ang gumagawa. Wala ako sa tabi niya noong ilang beses siyang gumising sa umaga na magaang mata dahil sa kakaiyak. Sa pag-asang sana may kami pa. Wala ako sa tabi niya para bigyan mo lang siya ng tubig para kahit paano gumaan yung pakiramdam niya dahil sa kagaguhan ko. Wala ako sa tabi niya noong dumaan ang ilang birthday, Pasko at bagong taon na siniselebrate niya mag-isa. Hindi ko mala siya nasabihan ng congratulations nung napromote siya kasi nga wala ako doon. Nawala ako. Nawala ako sa panahong kailangan niya ako. Sa panahong dapat nandun ako. I have everything, while she have nothing. Wala man lang natira sa kanya, ngunit kahit na tinalikuran at iwan siya ng lahat, she stayed there. Nanatili siya doon habang umasa na sana pakinggan rin siya. Ngunit wala. Damn me for being useless. For being inconsiderate about her feelings. Paano ba ako makikinig at magpapatawad kung ako mismo hindi ko mapatawad ang sarili ko? Matapos kong sabihin yon ay umupo ako na tila nauupos na kandila. Uminom ako ng uminom habang lumuluha. Hanggang sa makadarama na ako ng pangangatal. I cried all the pain.
I cried all the loneliness. Iniyak ko lahat ng nasayang at lahat ng sana. Magmukha man akong tanga sa paningin ng mga kaibigan ko ngayon, wala na akong pakialam. Dahil dapat pagkatapos ng buong araw na ito, mark my word, I'll move on and be happy. Just like what Patricia said. Dahil yun ang gusto niya, na kahit nasasaktan na siya, kasiyahan ko pa rin ang iniisip niya. Salamat sa alaala ng kahapon, Pat. Yun ang huling kataga na naisatinig ko sa aking isip bago ako nawala ng malay sa sobrang kaiinom. Sa kabilang banda, Anastasia's POV. Habang abala si Anastasia sa pagtawag sa pinsan niya upang ihatid siya sa kanilang probinsya, biglang bumungad sa kanyang isang lalaki. Kung hindi ako nagkakamali, ang lalaking nasa harap ko ngayon ay si Noel, isa sa mga kaibigan ni Aldrich. Ngunit, anong ginagawa niya rito? Umalis si Aldrich kanina at hindi ko alam kung saan pumunta. Ni hindi na ako nakapagpaalam lang sa kanya ng maayos. Alam kong galit siya. May karapatan naman siyang magalit. Ang gaga ko naman kasi. Hindi ko pa rin naman inaasahan na hindi pala tatalab sa akin yung salitang trabaho lang, walang personalan. Pero ang tanga ko naman kung sasabihin ko sa loob ng halos 2 buwan ay hindi man lang ako nagkaroon ng feelings para sa kanya. Kalokohan yun. Dahil una ko pa lang siyang nakita, sinabi ko na sa sarili ko na darating yung panahon na paiiyakin ako ng taong ito. And I'm right. Iuuwi na kita sa inyo. Mariing saad ni Noel na parabang may ginawa ako sa kanya. Hindi ko na rin napansin na kinuha niya ng mga gamit ko dahil sa sobrang lalim ng iniisip ko. Close tayo? At bakit naman ako nasama sa'yo? Tanong ko sa kanya na may halong katarayan. Kung masta akala mo ko sino? Huwag ka ng maraming tanong at sumakay ka na sa sasakyan. Mahal na senyorita. He looked at me with disgust. Ano bang kasalanan ko sa gagunto para tingnan ako ng ganun? Sino ba siya sa tingin niya? Ano bang problema mo? Nakakapikon yung pananalita mo at yung klase ng tingin mo sa akin. Bakit? Dahil ba niloko kong kaibigan mo? Ano igaganti mo siya? Go ahead. Punch me if you want. Kasalanan ko naman. Maluloko kasi ako. Sinungaling at I'm your fiancé. Now get inside that damn car and we will talk when we're there. May lakas na saad niya na nagpatigil sa akin upang magpatuloy sa pagsasalita. What was that? What the hell happened? Siya yung matandang huklo ba na ipapakasal sa akin ng magulang ko? No, no way! Nilunok mo na bandila mo kaya hindi ka na makapagsalita dyan? Diglang tanong ni Noel sa tabi ko habang nagmamaneho. Ilang oras pa ay bumungad na sa amin ang Venvenida Hacienda Alcantara. That says, Welcome to Hacienda Alcantara. Ilang minuto pa ay mararating na namin ang rancho, ang lugar na tinakasan ko ng halos 2 buwan para lang sa inasam kong kalayaan. I don't like you and I don't want to marry you. Parangkang sagot ko kay Noel while thinking a great alibi and escape for my father. I know that he's mad at yun ang kinatatakutan kong mangyari. Same here, Miss Senorita. Hindi ikaw ang klase ng babaeng gusto kong makasama habang buhay. Baka maging paru-paro ako kung araw-araw mo kong pakakainin ng mabulaklak mong lutuin. Pang-uuyam pa ng hayop na Noel at talagang hindi niya makalimutan ang sopas na yun. Kung bakit kasi walang celery sa kusina ni Aldrich, pampabangoro kasi yun ayon sa napanood ko. At dahil may rose naman siya sa flower base, yun na lang nilagay ko para mas lalong bumango. If that's all, then say that to my father. Ayaw ko magkaroon ng asawang daipang babaeng pinakain ng pepe ng manok kapuputak. And FYI, hindi rin ikaw ang lalaking pinangarap ko. Napakalayo! Matari na sagot ko sa kanya. Ayan, damhin mo, buwisit. Anong tingin niya sa sarili niya? Pinakagwapong nila lang? Eh mukhang matutusok ng napakatangos niyang ilong ang mukha ko kung sakaling maghalikan kami. Bakit ka ba iniisip yun? Nakakilabot. Halata namang si Aldrich ang gusto mo, pero sorry ka na lang. Baka inaagnas ka na't lahat-lahat. Hindi ka pa rin magugustuhan. Patay na patay yung sex niya. Sa sinabi niyang iyon, parang sinampal ako ng katotohanan. Punyetang Noel to? Kailangan ba talagang ipamukha niya sa akin ang lahat ng yun? Ni hindi man lang nagpasintabi ang Judas? How did you know that is me? I mean, paano mo nalaman na akong pakakasalan mo? Suddenly, I ask him with so much curiosity. Alam kong buong pangalan na ipapakasal sa akin. Hindi ko'y makakalimutan. Pero wala akong idea na Anastasia ang buong mong pangalan dahil anong tawag sa yun mga kaibigan ko. And then Aldrich saw the newspaper na ikinagulat din naming lahat. That's the end of the story. Mahabang pagpapaliwanag niya sa akin. Nang makarating kami sa rancho, halos lahat ng kasambahin namin ay lumabas upang salubungin ako pati na rin si Noel. Hola, senyorita!
Bating bungad sa akin ng mga kasambahin namin na hindi ko naman pinansin na tuloy-tuloy lang pumasok sa loob. Habang nakabuntot naman si Noel na parang bangaw. Nasaan si Daddy? Tanong ko sa pinakabatang katulong dito sa rancho na may dalang inumin. Nasa study room po niya, senyorita. Sa sinabi niyang iyon, agad akong pumunta doon kasama pa rin si Noel na wala yatang balak lumayas. Dad, isang malakas na sampal ang binungad niya sa akin sa pagpasok ko. Nasakto namang paglabas niya. Halos mabingi ako sa sampal na ginawad niya sa mukha ko. Pero hindi ko ininda yun. Mas ininda ko pang madilim na tingin ni Noel sa daddy ko at sa kahihiyang nararamdaman ko ngayon dahil nakita niyang ginawa sa akin. Eres avergonzada, pares de familia! Galit na sigaw ng aking ama. Yun ba ang kahihiyan sa pamilya? I don't deserve this. I am not just a family member. I'm their very own daughter, but I feel like I'm a stranger. Excuse me, senior. I am Nicolas Santiago, your daughter's fiancé. But sad to say, I don't want to marry her. Kung ano man ang napagkasunduan nyo ng ama ko'y gagawin at ibibigay ko, but I'm not gonna marry your daughter. I love someone else. At patawarin mo ko kung sasabihin kong wala kang kwentang ama para ibenta ang kaisa-isa mong anak para lang sa negosyo mo. Kung ganyan lang din palang mapapala ni Anastasia dito sa inyo, I'll get her. Hinawakan ni Noel ang baraso ko at bahagyang hinila palabas ng study room. I heard my dad shouting my name and saying come back here. Madilim ang mukha ni Noel habang mahigpit na nakahawak sa braso ko ng bahagya ng nananakit. Noel, wait! Tuloy-tuloy lang siyang naglalakad habang hila-hila pa rin ako. Noel, wait! Stop! You're hurting me! Mariingsad ko habang binabawi ang kamay ko sa pagkakahila niya. Sa sinabi kong iyon, huminto siya tumarap sa akin na madilim pa rin ang mukha. Nakakatakot pa lang isang ito kapag galit. What? Gusto mong bumalik sa tatay mo? Galit na tanong niya sa akin. Nabahagya ko namang ikinatras. That's my father. They are my family. I appreciate your help and more. Gusto ko lang malaman kung bakit nasabi mong ibinenta ko na sarili kong ama. He will never do that. Halos pasigaw kong sad sa kanya. Hindi ako naniniwalang magagawa ng tatay ko yun para lang sa negosyo. You want to know something? Okay, I'll tell you a story. Once upon a time, umutang ang tatay mo sa tatay ko para gamitin sa import and export business nyo. Your company getting better and bigger, pero ang tatay mo nalulong sa sugal hanggang sa humina ang kumpanya nyo na hindi nyo nalalaman. Hanggang ngayon, yung utang niya hindi pa bayad. That is why he wants you to marry me, dahil ikaw ang kabayaran sa utang niya. I am willing to help your company to stand and get better again, but I'm not gonna marry you. I don't do marriage for convenience. And yes, I like someone else. Sunod-sunod na saad niya. Sa sinabi niyo ni Noel ay halos manlumo ako. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Hindi ko alam na bumabagsak na palang kumpanya namin. At sa sinabi rin niyang yun, nakapag-desisyon na akong manatili dito at tulungang ibangon ang kumpanya namin. Hindi ko hahayaang mawala na lang ang kumpanya namin ng ilang henerasyon na rin nagsalin lahi. Noel, you can go. I'll stay here. I need to talk to my dad and don't worry. Walang kasalang magaganap. But can I ask one favor to you? Kakapalan ko ng mukha ko, tutal dito na lang din naman kami. What? Tanong niya. Please, don't tell Aldrich about this. I mean, magsasalita pa sana ako nang bigla niyang putulin ang sasabihin ko. Don't worry, you're not that important to him, so yeah. Bali, walang sagot niya. Peste, kung wala lang ako sa ganitong sitwasyon ngayon, kanina ko pa talaga nasapak ang hayop na to. Napaka-brutal magsalita. Ni hindi man lang marunong magpreno. Kung ganun man pala, lumayas ka na sa harapan kong hayop ka. Iritang-irita na ako sa bibig mong walang preno. Hala, sige, layas! Pagtataboy ko sa kanya habang tinutulak siya palabas. At ang hudas, nakuha pang tumawa. Don't worry, I'll be your fairy godfather. I'll help you, para naman maging crush ka na rin ng crush mo. Payo lang, Ana, dapat matuto ka magluto. Magaling kang kumanta at higit sa lahat. Higit sa lahat, mapapatay na kitang hudas ka. Kung hindi ka palalaya sa harap ko, leche! Pagpuputol ko sa sasabihin niya. With that, sumaludo naman ang hudas na Noel bago lumayas na tumatawa-tawa pa. I went again to the study room where my father was. He was comfortably sitting there while facing the door. Totoo ba, Dad? I asked him. He then looked at me without fear. That our company are going down? Yes, Anna. Now what help could you offer if you know nothing? I'm in trouble, Anastasia, and your mom didn't know anything about this shit.
hindi niya rin pwedeng malaman, lalo na't mahina ang puso ng mama mo. Mahabang saad niya. Wala akong alam na may sakit ang mama ko. Wala rin akong kaalam-alam na ganito na palang sitwasyon namin. While I'm busy fighting for my freedom, my dad was busy saving our company, just for us to live like we used to. I'm willing to help dad, just tell me. Nagpakawala siyang napakalalim na buntong hininga bago umiling at nagsalita. Wala na, Ana. I will declare bankruptcy in no time. Kung matutuloy sanang kasal mo sa anak ni Mr. Salvador, yun na sanang sagot. But as his son said, he doesn't want to marry you. Tanging ang shares ko na lang sa kumpanya ang pinangahawakan ko para hindi ako mawala sa kumpanya. We need investors na malabo na rin magkaroon dahil nalulugi na tayo. I saw how painful it was to my father as he said all of that. Hindi ko alam kung anong klaseng tulong ang kaya kong ibigay at kung ano bang dapat at pwede kong gawin. Pero dapat pa rin ako sumugal at sumubok. Dad, transfer all your shares to my name and I work in our company. I don't have any experience as CEO but I will still try. Mahinang tumawang ama ko sa sinabi kong yun na pinagtaka ko. Ana, ang anak ni Mr. Santiago ng bagong CEO ng kumpanya dahil sila na may hawak noon. May utang ako sa kanila at yung pwesto na rin na yun ang kasama sa kabayaran. Kaya kung magtatrabaho ka sa kumpanya, you, Anastasia Alcantara, will be just a CEO secretary. If you can handle that and if that's okay with you, then go ahead. You can start tomorrow. He left me after saying those words. Wala naman ako ibang pagpipilian kung yun lang pwedeng magawa ko para sa kumpanya. With that thought in mind, I call Ariana. Hoy, gaga ka! Ano nangyari? Magkwento ka sa akin. Punyeta, Ana, ang dami-dami kong iniisip. Sa sobrang dami, hindi na nagpapahinga ang brain cells ko. Agad na bungad naman ang pinsang kong si Ariana nang sagutin niya ang tawag ko. Ariana, wala akong tayo makapagchismisan ngayon. Kailangan ko ng unit sa Manila para may materahan ako. May alam ka ba? I will start working in Alcantara Import and Export tomorrow, pronto. Sunod-sunod kong litan niya. Halos mabingi naman ako sa lakas ng pagkakasabi niya ng, what? Kung nasa harap ko lang tong gagang to, baka nasa bunutan ko na. You can stay with me. Ako na nag-take over ng unit ni Amanda dahil nasa province sila ngayon. At may bahay na rin naman sila sa MGS. Kung gusto mo bang sunduin na kita ngayon, tanga ka pa naman sa daan. Halos umusok ang lahat ng butas ko sa katawan nang marinig ko ang huling sinabi ni Ariana, pero kailangan kong kumalma. And with that, I pack all my things and get everything that I need for a new beginning. Ako si Anastasia Alcantara ay magtatrabaho bilang sekretarya simula bukas. Natalayar nani that Aldrich got on his cloudy mind. Anong buhay kayang naghihintay kay Ana ngayong panibagong buhay ang haharapin niya bilang sekretarya ng dati nilang kumpanya? Magawa pa kaya niyang mapaibig si Aldrich? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.